kamay. Nilagtas ng kamay, alam nyo na. Matutok hang mamaya. Okay, sino po yung mga first timer? Ang init pala. First timer, first timer. Yung, oh, there's a foreign object. What's your nationality, sir? Hello? What's your nationality, sir? UK, British. British. Wow. You speak in English? Who is the girl beside you? Your wife, she's a Muslim. How about you? Muslim, okay. No, I'm not related to Bin Laden. Pwede nyo ba ang pitihan yung mga katabi nyo? Okay, anyway. Pwede bang tanggalin ko na lang yung code ko? Channel tayo. Anyway, bago ako mag-start, nais ko lang pasalamatan yung sponsor ko, St. Peter's, sa makeup ko. Ayun na yung sponsor ko. Ikaw ba? Kasi sino? Kaniraya La Paz. Okay, sino yung first time ako marinig? Ah, marami. Okay, anyway, problema nyo dyan. Okay, gusto ko kasi lagi nag-start, masaya tayo. Hoy, tama na yung dandan. Nag-start na nga eh. Alam niyo, nagsasalita ako. Yung sila, may sarili kayo NDO dyan. Okay, dapat naka-focus tayo lagi para dire-diretso tayo. May time na nga kayo kanina magsalita eh. Nandito na sila, ay, okay, pwede pong ngitihan nyo yung mga katabi nyo? Ngitihan nyo ba? Para maganda yung picture natin. Yeah. Yeah. Para maganda ang atmosphere. Yung ba, parang sarcastic ko rin. Okay, alam nyo bakit ko pinagawa yan? Hoy! Naalala ko kasi, nag-start ako sa gantong business way back 1997. Sabi nung, can you understand Tagalog, sir? No? No. English. Speak in English. It's okay. But my English is limited. I'll be forced to speak in English, pero just a little bit. Because some distributors cannot understand also English. Do you understand English? Yes! Are you sure? Yes! Bakit ganun? Pag meron tayong guest o mga katulad niyan, mag-isa siya, may mga guest tayo, we are forced to speak in English. Pero pag tayo ang guest sa kanila, hindi sila, di ba? Dapat Tagalog din dapat tayo. So, di ba? They are forced to speak in Tagalog. So we could understand. It's unfair, sir. It's unfair. Anyway, alam niyo bakit ko pinatingin yung mga katabi niyo at tinitian? Kasi nung naalala ko 1997 nag-start ako sa gantong business. Sabi nung mga mentors namin, yung mga nagturo sa amin, sabi niya tignan mo yung pag umattend ka ng training, lagi mong titingnan yung katabi mo, lagi mong ngingitian. Kasi yung katabi mo sa ngayon pangit niyan. Nagbago ang buhay, nagkaroon ng pera, pati itsura niyan magbabago. Yeah! Kaya yan, kaya titigan nyo na yung mga katabi nyo. Oh, mamaya yan, naging milyonaryo, magbabago yung itsura. Charis nga, Jake na eh. Totoo, baka ikaw maging, anong pangalan mo ate? Jeanette. O baka maging George ka na. Okay, ano bang pag
pag-uusapan natin, okay? Para mabilis tayo. Ay, medyo advance kasi yung relong yan. Advance yan ng 2 hours yata. Okay, ano ang pag-uusapan natin? Actually, nagkaroon ako dati ng 3 days na training. It was convention, 3 days. On my first day, tinanong ko yung audience ko. Sabi ko, alam niyo na po pag-uusapan natin. Sabi nila, alam na nila. So sabi ko, since alam niyo na pag-uusapan natin, magsiuwi na lang po muna kayo kasi alam niyo naman na. Sabi ko, sayang lang oras natin. Pangalong araw, nung bumalik sila, tinanong ko ulit, alam niyo na po pag-uusapan natin? Sabi nila, alam na nila. So sabi ko, since alam niyo na pag-uusapan natin, magsiuwi na po tayo kasi alam niyo naman na. Wala na. So sayang oras. Pangatlong araw, sabi nila, wala naman tayo natututunan sa training, sir, kung alam nila. Ganto na lang, isa natin siya, ha? Pag tinanong ulit niya, kung alam na pag-usapan natin, kayong mga nasa kanan, sabi niyo, hindi pa. Kaming mga nasa kaliwa, sabi namin, alam na. So wala, that's choice. Sabi. So pangatlong araw, bumalik sila, tinanong ko, alam niyo na ba pag-usapan natin? Sabi ng mga sa kanan, hindi pa. Sabi ng mga sa kaliwa, alam na. So sabi ko, sa mga hindi pa po nakakaalam, alamin niyo na lang po sa nakakaalam niyo, tapos na po yung tatlong araw na training natin. Tawa kayo ngayon. Ngayon, yun po yung itatanong ko sa inyo. Alam nyo na ba pag-usapan natin? Yeah! Di, uwi na lang po muna tayo para... Okay? At parang yung iba, ganyan yung tingin nyo sa akin. Parang ngayon lang kayo nakakita ng... Ate, ilang taon ka na ate? Tingnan mo ako. Sabi ko sa inyo. Okay, new distributor orientation. The how and why of the business. Pagtatanungin niyo po ako, sir, importante ba ang ganyang topic? Mahalaga ba ang ganyang topic? Uy. Yes! Pagtatanungin niyo ako, being in the business for 20 years, mahalaga po. Napaka-importante. Bakit? Parang ganito. Baka meron kayong kakilala, kamag-anak, kaibigan, kaklase, mga kapitbahay, na sumali sa network marketing pero hindi naging successful. Tama? Yes. Ngayon, nung kayo ang na-invite ngayon, bago kayo mag-desisyon, ang pinagbabasehan nyo ngayon, yung mga kakilala nyo na sumali sa network marketing pero hindi naging successful. Uy. Yes. Tama? Kaya kayo ngayon, nung inimbitahan kayo, hindi kayo agad makapag-desisyon. Bakit? Basihan nyo ngayon. Eh, bakit yung kaibigan ko sumali naman, hindi naman yung maman? So, basihan mo ngayon. Yes. Tama? Yes. Parang ganito yan. Nung nag-aral kayo, di ba hindi nyo ba napansin? May pumapasa, merong hindi pumapasa. Yes. Tama? Yes. Uy. Yes! Eh, ba't lulong hindi makasagot eh? Alam nyo kung yung pagsagot, hirap kayo, paano pa kayang pagyaman? Yeah. Yes! Okay? O, sagot lang ng sagot. Ano? Yes! Yes! O, sila lang yun, no? Kaya mo siya, sabihin mo. Okay. Napansin nyo, bakit ganon? Pag hindi pumasa, ibig sabihin ba pwede mong sisihin yung teacher? Yes. Yung subject? Yes. Yung school? Yes. Okay, nakikita nyo? Ibig sabihin, pag hindi siya pumasa, kasalanan niya. Tama. Hindi siya nag-aral. Yes. Kasi hindi mo pwede sisihin school, teacher, subject. Kasi pareho lang naman school, teacher, tsaka subject. Pero may pumasa, mayroong hindi pumasa. Yes. So kaya hindi siya pumasa, hindi nag-aral. So, ganun din po sa network marketing. Kaya maraming hindi nagiging successful, ayaw mag-aral. Ay, naintindihan nyo? Yes! Hindi ibig sabihin nagbayad ka ng 6,980. Lalo siguro dito may mga bagong join pa lang. O nag-7 heads ka, 49,000. Hindi yan assurance na yayaman ka agad. Baka mamaya may mga apply kayo, pinangakuan kayo. Sali ka dito, yayaman ka. Hindi po, tusukin ko mata mo. Hindi assurance yan. Parang nung nag-aral ka lang. Nung nag-aral ka, nagbayad ka ng tuition fee. Pero hindi assurance yon na mag-graduate ka. Tama. Gets nyo, meron nga pumapasa, meron hindi, pero nagbayad ng tuition fee. Yes. Kasi kung yun ang assurance, edi magbayad ka na lang, magbayad ng tuition fee, huwag ka na mag-aral. Tama. Diba? Pero hindi, kailangan, yung pagbayad mo, yung pag-join mo, first step mo pa lang yan. Kailangan mo mag-aral. So you need to attend new distributor orientation. Bakit? Dito mo malalaman yung mga do's and don'ts. Lalo na yung mga karamihan sa inyo, first time nyo mag-join sa network marketing. Yes. Hindi mo alam gagawin mo.
Di ba ganyan ang question? Paano kayo yaman dito? Hindi ko alam gagawin ko. Kaya nga mag-aral ka. Nakita na ba kayo ng doktor? Hindi nag-aral, naging doktor? Di ba kailangan mag-aral? Ate, di ba? Paano mag-injection yun kung di nag-aral, doktor? Ayan, nabakunahan kita. Nag-gets nyo? Yes! So you need to study. Gets nyo? At hindi lang isang araw, hindi lang isang beses. Yung iba kasi pag nakaten, natinan ko na si ano eh, Jergen Gonzalez eh. Natinan ko na si Arnel Limpin eh. Ang dami ko nang natinan, bakit pa ako aten? Eh bakit mong aaral ka, araw-araw pumapasok ka? Tama! Tama? 5 days in a week. Tama? So ilan sa isang buwan, tapos taon-taon, araw-araw subject mo, English, math, ano pa? Science, Pilipino. Tama? Araw-araw, yan ang pinag-usapan nyo. Tapos, grade 1, hanggang mag-ano ka, high school, hanggang mag-college, subject mo pa rin yan. Inaraw-araw mo nga eh. Eh ito nga, hindi naman inaaraw-araw. Tamad ka. Kaya yaman mo. Tapos sabihin mo, bakit hindi ako yung mama? Tanga! Napakatamad mo mo. Siguro, may mga downlines kayo, mga ganyang pasaway. Hoy! Yes! Naka-attend na ako dyan eh. Tandaan nyo to. Ibang experience ni Jergen Gonzalez, ibang experience ni Arnel Limpid, ibang experience ko. Magkakaiba kami. Tama! Ibig sabihin, kung gusto mong mas malupit, mas magaling ka sa amin, pag sama-samahin mo yung alam namin, mas magaling kayo ngayon sa amin. Yes! Sense? Bakit? May alam din sila na hindi ko alam. May alam din ako na hindi nila alam. Tama. Kaya lahat dapat pakikinggan mo. Yes! Tama? Yes! Parang kanta. May narinig kang kanta, maganda. Diba? Uy! Yes! Ang tendency, dahil nagandahan ka, uulit-ulitin mo. Kuminsan sa loob ng isang araw, ilang beses mo piniplay. Pa-rewind. Ay, wala na palang rewind. Diba? Back na lang, pasisutin. Tama? Uy! Yes! Ulit-ulitin mo, araw-araw yan, hindi ka nagsasawa. Tama? Yes! Ang worst nun, luma na yung kanta, pinapakinggan mo pa. Tama! Ito pa, worst, patay na yung kumanta, inuulit-ulit mo pang pakinggan. Samantalang dito, buhay na buhay, magaling na. Uy, yung kanta ngang yun eh, wala kang mapupulot eh, hindi ka naman payayamanin eh, pero inuulit-ulit mong pakinggan. Pero doon sa ikakayaman mo, tamad kang ulit-ulitin pakinggan. Tama! Do that make sense? Yes! Pag-usapan natin, doubt about the doubt. Okay? Sa inyo nakatingin eh. Duda. Karamihan sa inyo nagdududa. Kahit kayo, mga matatagal ng members, huwag kayong magplastikan dito. Kahit isang taon ka na, dalawang taon ka na rito sa Englobal, may pagdududa ka pa rin. Lalo kayo mga kababaihan. Between a man and a woman, babae ang malakas magtuda. Oh, naniligawan ka pa nga lang eh. Eh, dalang bulaklak, tsokolate. Mahal kita. Ang sagot mo? Well! Sabi niyang mahal ka, may bulaklak na nga, tsaka tsokolate. Well! Gets niyo? Minsan sa atin, napakalakas nating magduda. What if yung duda mo, pagdudahan mo rin? Baka hindi ko kaya, eh kung kaya mo. Baka hindi ako umaman dyan, eh kung umaman ka. Tama. Baka hindi para sa akin yan, eh kung para sa'yo. Yes! Diba? Sa kakabaka mo, nagiging kalabaw ang buhay mo. Usually kayo sa atin, ang unang pumapasok negative. Tama. Imbis
doon sa isa. Ay, hindi masarap yan. Ikaw naman, ay, ayaw ko na. Kasi sabi niya, hindi masarap eh. Magkakaiba tayo ng panlasa. Pwedeng sa kanya, hindi masarap sa akin, masarap. Pag-usapan natin yung fear. Okay. Actually, this was taken nung nasa Iloilo ko. Iloilo ko. This was the India Hotel. Alam niyo ba yung India Hotel? India, pinayari dati ng ano, manginasal. 21st floor yung kinaroroonan ko. O bakit ganyan yung tura ko? Because meron akong fear sa heights. O, pinag-usapan natin fear. False expectation appearing to be real. Uy. Yes! Naalala ko kasi, pwede bang tanggalin ko na lang talaga yung yes! Yes! Walang na lang kasi ang taol, okay na. Yata ako sa MDO. Wow. Ayan na, reklama. Grabe yun. Winatay. Once you start complaining yan, start ang downfall yung ganda niya. Diba? Mahaba naman magsalita. Pagkwentuhan ka, mas mahaba. Diba? Pagkwentuhan ka, buhay na may buhay. Mahaba, buhay na buhay ka. Pawe, grabe talaga. Grabe, pawe. Gagano ka pa. Fear. Alam ko, naalala ko ganito. May fear kasi ako sa heights. Okay, hindi ko alam kung anong fears nyo. Actually, the first time we had our Hong Kong trip, okay? Kasama namin yung mga top earners, okay? First day namin, Ocean Park. Who have been to Ocean Park? Parang hindi nakakaintindihan ng English. Sino na nakapunta sa Ocean Park? Ocean Park sa Hong Kong, hindi dito. Tingnan nyo, ang dami nagbaba ng kamay. Oh, sino yung kasama this coming ano, Hong Kong trip? Ano? Siya ang kasama, hindi ikaw. Bakit ikaw ang maingay? Eh, wala mo pakialam kung apply mo, siya ang kasama. Mas excited yung downline. Okay. Naalala ko kasi ng Ocean Park, nung kami-kami, nung mga batch namin, may fear ako sa heights. Alam niyo ba yung Ocean Park sa Hong Kong? It was situated in an island. Isla po yun. Okay? Nagkaya yan sa roller coaster. Alam niyo ba yung roller coaster? Yung coaster na yung roller? Ito yun, okay. Nagkaya yan sa roller coaster. Eto ngayon, yung roller coaster sa Hong Kong, if I'm not mistaken, mga 100 feet ang taas nun. Okay? Eh syempre, may fear ka sa heights. Eh, nagkayayaan. Sabay-sabay tayo dyan. Sabi ko sa ayoko. Unang pumasok sa isipan ko, upline ako. May kasama akong mga downlines doon. Pangalawa, leader ako. Uy. Yes! So, may grupo ako doon. Pangatlo, kapatid ako ng may-ari. Yes! So, nung tumatak sa isip ko yun, hindi ka pala pwedeng tumangi. Never ever show your downlines sa grupo mo na takot ka o weak ka. You know why? Kasi ikaw ang model ng downline mo. Kaya pag pinakita mong weak ka, magiging weak yung downline mo. Yes! Ay, lahat na lang nagre-reject sa akin. Diba, hinang-hina ka, yung downline mo, ganun. Ay, ganun ba ako din downline? Madadama yung downline mo. Bakit? Kasi napaka-weak mo. Dapat ikaw nga ang mag-motivate eh. Diba? Diba ikaw yung magpapakita ng lakas sa downline mo? Yes. So yun yung pumasok sa isipan ko. So nagkaya yan sila, sige, sakay tayo! Ito lang yun! Parang sa pumasok sa isipan ko, kamatayan ko na. Oo! Sumakay kami ngayon. Buti na lang sa gitna ako sumakay. Eh yung coaster na yun, unang-una paakyat siya. Dahan-dahan na gano'n, no?
Hindi ka na nakasakay na kayo, ha? Dahan-dahan na gano'n. Kadagalan ng kusot. Ay, kunin mo yan! Ay, kunin mo yan! Ay, kunin ako! Ay, kunin mo yan! Totoo yun! Yun yung sinasabi ko. Ang dami mo nang iniisip. Di ba? Huy! Yes! Sambayong. Nabasa niyo ba yun? O, balik natin, ha? Ayan. You're just thinking about it, but it's already happening. Iniisip mo palang nangyayari na. Kaya kung minsan ganun sa inyo. Huy! Ay, baka hindi yan sumali sa akin. Gets nyo? Yes! Minsan ganun kayo. Ang mga kakilala nyo, imbis na kausapin nyo, ay baka hindi yan sumali sa akin, ikaw na ang nagbigay ng dahilan. You give reasons. Huwag mong rarasunan. Wala nang rason. Wala na. Gets nyo? Huwag ka nang rason ng rason. Wala na sila. Gets nyo? Yes! Ayan. You're just thinking about it. Parang ganito. Naalala ko nung kabataan namin nila, Sir John. Hindi ko alam kung na-experience nyo. Nung bata kami, nagtatakutan kami. May multo dyan. Tama? Kayo, na-experience nyo? May multo dyan. Ikaw naman natatakot. Wala ka pa naman nakikita, bakit ka natatakot? Kasi nangyayari na sa isip. You're just thinking about it, but it's already happening. Oh, naka-English na ako sa kanya. Okay, do you understand, sir? Yeah! It's written. Gets nyo? Minsan ganun tayo. Iniisip mo, pinag-iisipan mo na, eh baka hindi sumali yan. Ikong sumali yan. Kasi ikaw kasi, pinangungunahan mo ang isang tao. Kung minsan pinangungunahan mo rin yung sarili mo, baka hindi ko kaya yan. Iniisip mo na kasi na hindi mo kaya, kaya hindi mo makakayanan. Iniisip mo na kasi na mahirap, kaya nahihirapan ka. Hoy! Yes! Oh, ito ngayon. Habang gumagano'n, ang dami ko na iniisip. Patay na. Yan nung nandun na sa taas, nagpo-post yan. Alam niyo yung post? Yes. Huwag ka ganun. Post. Gumanon. Pag ganun ang toaster, sabi, sumigaw talaga. Bakit? Ang makikita mo dagat. Totoo yun. Kasi nga, island yun eh. Dagat. Sabi ko, ito pag na-dis ka rin, hulog, patay. Hulugan mo dagat, patay talaga. Sabi ko. Na, ang dami mo nang iniisip. Yun yung nangyayari sa'yo habang nagne-network ka. Ang dami mo nang iniisip na kahirapan, baka hindi ko kaya yan. Gets nyo? Yes! Eh, alam nyo ba yan naman yung talagang ma-experience mo sa umpisa? Normal lang yan. Normal! Yes! Eto ngayon, biglang bumulusok. Yung binitawan na, bumulusok na yung coaster. Eh, di ba ang taas-taas nun? Biglang bumulusok na ganyan, napasigaw at ito kung maaalataan nila ako, di ba? Di ba? Matagal ko nang tinatago yan. Kahit anong ganda mo, pag nakasakay ka sa coaster, papangit ka! Eh, naalala ko, kapatid ako na may-ari, leader ako, diba? Hoy! Pagdating dun sa taas, nakababa na ako. Nalaman na sa loob.
Rene, pwede mo bang lakasan ang konting volume? I cannot hear myself. Narinig ako? Yes! Buti pa kayo. Diyan kaya ako dito kayo. Hindi na marinig yung sarili. Yan. Dinig ko na. O, ito yun. The following day, sa Disneyland naman kami. Sa Disneyland naman, meron doon Space Mountain. Alam niyo yun, Space Mountain. Coaster naman siya, pero indoor. Alam ba, indoor? Yes! Indoor, nasa in. Nakaya niyo naman. Yes, sakit tayo dyan. Sabi ko, ano lang naman yan? Sabi ko, sabi niya, basta masaya yan. Eto ngayon, ang ginawa ko, sumilip muna ako. Ay, okay ito, bakit? Madilim. Kasi indoor nga, ang makikita mo lang, maliliit na ilaw. Eh sabi ko, kahit anong pangit ko, hindi na nila makikita. Ito kaya, sakay kami. Eto, dahil sa yabang ko, sa pinakaharap pa ako sumakay. Di ba? Pag sakay ko, bumulusok, mas mabilis pala. Monitor, TV, ang laki. Wow, agad, bakit nandun yung tura mo? May camera pala yun! Takbo ko sa counter, binili ko yung picture. Can you delete that? Sabi ko sa kanya. Because yun din yung mga leaders, bakit nila ito? Paglabas namin. Tao, alam mo lang sigaw. Ano naman ko sa katarsan? Paglabas namin, nagkayayan ulit. Nagkayayan. Okay. Alam nyo ba, 6 times kami bumalik. Uy! Alam nyo ba, 6 times kami umulit-ulit. Anong gusto mo i-point out? Anong gusto mo, on our third time, nawala na yung takot ko. Anong nangyari sa akin? Anong nangyari? I was enjoying it. Ganon din sa Inglobal. Sa umpisa lang yan mahirap. Alam mo paano matanggal ang hirap? I-enjoy mo lang. Yes! Yung mga nagre-reject sa ano, tawanan mo lang. I-enjoy mo lang. Ayaw mo? Ha? 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 Masyado kayong affected ng mga nagre-reject sa inyo eh. Diba? Hoy, enjoy mo lang! Di ba, pag may nararamdaman, halimbawa kayo, yung mga talaga, binata. Di ba, pag kayo nag-break? Di ba, pag kayo nag-break, sasabihin nyo? Sakit naman yung ginawa niyo sa akin. Binigay ko lahat. Kinanyan niyo ako. Sakit! Ang sakit! Ganun kayo. When in fact, ang sakit, wala dito. Nandito. Yes. Alam mo ba lahat ng nararamdaman mo bago mo maramdaman yan, iniisip mo muna? Yes. Gets nyo? Pinaprocess muna ng utak mo. Kayong mga nararamdaman yung sakit, bago nyo maramdaman yan, utak muna. Parang ganito, nung naranasan nyo magpa-injection? Yes. Tingnan nyo, yung injection, hindi pa tumutusok, umaaray ka na. Gets nyo? Bakit? Pinrocess kasi ng utak mo na masakit ito. Kaya hindi pa tumutusok, nasasaktan ka. Ganon din dito sa pagne-network. Iniisip mo lahat kasi kahirapan, mahirap yan. Kaya nahirapan ka. Bakit hindi mo enjoy? Yes! That's no? Mahirapan ka. Parang sa trabaho nyo, mga empleyado rito. Gets nyo? Bakit kung minsan yung iba sa inyo hindi nagre-resign? Kasi nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo.
Kasi kung hindi ka na-enjoy sa ginagawa mo yan, nag-resign ka na. Gets nyo? Kahit anong motivate sa'yo dito na yayaman ka, hindi mo paniniwalaan kasi nag-i-enjoy ka dyan sa trabaho mo. Mas gusto mo yan kaysa dito. Kasi dito, paaten sila ng paaten, hindi kami yumayaman. So gusto mo yung ginagawa mo. Ini-enjoy mo yan, hindi ka rin naman yumayaman. Tama? Bakit ba bumalik yun? Okay, common fears, pyramiding scam. Marami sa inyo siguro ganyan. Ah, pyramiding yan eh. Gets nyo? Kaya bago kayo sumali, ano po tumatatak, naririnig nyo, pyramiding yan, scam yan. O baka may na-encounter kayo, sinasabi, pyramiding yan. Ano, paano sagot nyo? Paano yung sinasagot? Yung mga prospect nyo, sinasabi lang, pyramiding yan. Paano yung sinasagot? Binabalik yung tanong. Ano alam mo sa pyramiding? Wala pong bayad sumagot. Usually, ang ginagawa nyo, inaaway nyo. Pyramiding yan, hindi. Pyramiding, hindi. Pyramiding, nakikipag-away kayo, lalo na pag member ng ibang company. Di ba? Pyramiding, hindi. Pyramiding, hindi. Yan, tura mo, pyramiding. Kaya lang, inaaway kayo. What if yung binabato sa'yo, ibalik mo lang. Ako, usually, sagot ko, pyramiding yan. Ipaliwanag mo nga sa akin, ano bang pagkakaintindi mo sa pyramiding? Simple. Bakit? Yung burden ng proof wala sa'yo, nasa kanya. Bakit siya nag-aakusa? Yes. Dapat siya mag-explain. Yes. Baka mali lang o ibang pagkakaintindi niya sa pyramiding. Yes. O sinabi, structure. Di ba yun yung structure niya, pyramiding? Oo, di ba pyramid yan? Ikaw naman, hindi ka nga umati ng training. Structure, oo. Pero sistema natin, magkaiba tayo. Kasi pwede ko nang baguhin yan. O parang ganito. O ikaw to. Tama? O ito yung right mo, ito yung left mo. Ito yung right niya, ito yung left niya. Pag titignan mo, pareho lang naman dito yan eh. Pero nagkaiba na yung anyo. Pyramid pa ba? Spaceship na yan. Star Wars. Diba? Kasi sabi niya, ganun din yan, bilog-bilog. Hindi mo mong bilugan, gawin mo square. It's a matter of paano mo sagutin. Gets nyo? Yes. Eh, nakikipag-away ka agad. Maliwanag? Yes! Next! I'm too shy. Mahihain ako. Sino dito mahihain? Tas kamay. Kakapal lang mukha nyo kung hindi tayo mahihain. Oh, usually ganyan sasabihin nyo. Mahihain ako eh. Alam nyo ba, even yung us, Sir John, sa family namin, sa lahat sa amin, ako yung pinakamahihain. Correct. Ito yan. And thank God for network marketing. Bakit dito ko na-overcome lahat? Yes! Meron po akong inferiority complex. Alam mo ba, bro, yan? Inferiority complex? Pinsan po yan ni sports complex. Inferiority complex, yung sobrang mahihain. Parang ganito, pag kumakain kami na family, kahit ubos na yung kinakain ko, I never ask for food. Halimbawa, pwede mang pagod yung kanin, I never do that. Until such time na makita nila na wala na akong kinakain, tatanungin nila ako, kanin, gusto mo pa ba ng kanin? Tatanungin lang ako, hindi ako sasagot. That's inferiority complex. But thank God for network marketing. Ito yung nakatulong bakit ko na-overcome inferiority complex. Dito sa network marketing, for sure, marami sa inyo dyan, mahiyain. Lalo na, alam nyo ba, kung sino pa yung hindi mo kakilala, yun yung sasama sa'yo dito. Yes! Ito yan. Kung sino pa nga yung kasama mo sa bahay, yun yung magre-reject sa'yo. Yes! Number one yan, nanay mo, tatay mo, ate mo, kuya mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, kaklase mo. Number one yan. Yes. Kaya tatapatin ko kayong lahat dito ha, lalo yung mga bago. Once sineryoso nyo itong network marketing, actually, mababawasan ka po yan. Mapapalitan pa nga. Yes! Oh, totoo yan. Bakit? Lahat ng kaibigan ko nung wala pa ako sa network marketing, lahat sila wala. Kaya nung nag-umpisa pa lang ako, sabi ng mga kaklase ko, mga barkada ko, ikaw, Bong, mula nang sumali ka dyan sa power, grabe na yan. Nawalan ka na ng oras sa amin. Kaya yung mga iba sa inyo, pasihan nyo yung mga ganyan. Mga kumari nyo, kumpani nyo. Pre, alam mo ba, pare?
Wala nang sumali agad sa aim global na yan. Wala ka ng oras sa amin. Bakit di mo ba naalala, pare? Nung bata pa lang tayo, nagtatakbuhan tayo sa kalsada. Ang saya-saya natin, di ba? Di ba? Humutubad tayo. Tumatay ko sa mga saya-saya natin, pare. Di ba? Ang saya natin doon. Pare, di mo ba naalala yun? Hanggang nung nag-aral tayo, di ba kung ano yung sagot mo, sagot ko rin, pare. Masaya tayo. Kung ano yung pangalan mo, nagiging pangalan. Masaya tayo, pare. Hanggang sa tumanda tayo, lahat ng kalokohan, magkasama tayo. Bakit mula nang nakilala mo yung AIM Global Power, grabe na yan, wala ka ng pura sa amin, pare. Bakit ganun, pare? Ikaw naman. Sige, pare. Bukas, ayaw ko nang mag-AIM Global. Minsan basihan nyo yung mga barkada nyo. Yung best mo na yan. Diba? Basihan nyo na sila mawawala sa buhay mo. Bakit? Pag nagugutom ba ang pamilya mo, sila ba nakatayo dyan sa tabi mo? Wala yeah. Naman na! Pag nagugutom ba ang anak mo, sinasagot ba nila? Wala! Ano sasabihin sa'yo, pare, pwede bang pahiram ng pera? Gutom na yung pamilya ko. Ano sasabihin sa'yo? Hindi lang yan, pare. Kaya mo yan. Tanga! Gutom na nga! Kaya pa! Ang tunay na kaibigan, iniisip niya rin yung iniisip mo para sa ikabubuti ng pamilya. Yun ang tunay na kaibigan. Kabutihan ng pamilya mo, siya, panay, easy, go, lucky, hindi tunay na kaibigan yun. Mapapaliwara ka lang. Kaya huwag kang manghinayang sa mga taong ganun. Hindi kayo magkauri. You understand, sir? Yes. Just relax over there. Oh, next, distant office, malayo opisina. Tandaan nyo ito, mas malayo mag-abroad. Tama. Yes! Iiwan mo pa pamilya mo? Yes! Gets nyo? Yes! Samantala lang dito, hindi naman umaten ka dito, bukas ka na uuwi. Uuwi ka rin mamaya ah. Yes! Diba? Ano yung gagabihin ka? Baka yung iba sa inyo, hindi pa ako tapos dito, alis na. Bagal naman magsalita ni sir. Uwi na nga, gabi na. Pag-uwi mo ba, araw? Araw-araw gagabihin ka. That's not the question. Ang question, saan mo ba in-spend yung oras mo na ginagabi ka? Sa may kwentang bagay ba o sa walang kwentang bagay? Ano? Kung saan din natin naisip, bakit pag may patay, naglalamay ka gabi, pwede naman sa araw. Ano ba naman, yung patay doon, 24 hours doon, di ba? Pero pinili mo gabi pumunta, pwede sa araw. Simple lang eh. Pero sa kakabago ng buhay mo, ayaw mong magabi. Sa patay na wala na ngang silbi. Kahit anong tagal mo doon, hindi na mabubuhay yun. Tama! Itatayo ko pa doon, sayang, sayang. Anong sayang, patay na siya! Hindi mo pinanghinayangan dito, ikabubuhay ng pamilya mo? Doon pinanghinayangan mo, patay, ito, ikabubuhay ng pamilya mo, nanghinayang. Hindi ka nanghinayang? Simple lang, kapatid. It's a matter of how you think. Minsan dito kasi ang mahirap sa atin eh. Yes. Alam niyo ba yun? Ito. Yes. Kaya yung kahirapan nyo, actually hindi kayo mahirap. Mayaman kayong lahat. Bakit? Yes. Mayaman Diyos natin. Yes! Yes, no? Pero bakit ka naghihirap? Kapatid, ang mahirap utak. Si Lord, handa kang i-bless kahit kailan. Yes. Ang blessings nandyan. Ang problema, hinaharang ng utak mo. Wala kang faith, mahina faith mo. You should have a strong faith para makalakad ka. Strong faith. Strong faith. Eh, paano sasabihin? Ay, uwi na kami, sir. Uwi na kami, ma'am. Uwi na kami, upline. Wala na kami masakyan. Ang tanong, hanggang kailan mo magiging problema yung wala kang masakyan? Kung hindi mo susolusyonan. Bakit ako nag-start ba? Wala, may sasakyan na? Wala! Pero dahil sinusolusyon... nabubulol na!
Okay lang yun, may pera naman. Pero dahil sinus... Dahil sinus... Still hard, sir. Dahil sinusunan ko, yun, nakuha ko na. Marketing way back 1997. Ito maraming hindi nakakaalam. 1997 nag-start ako. I was living in Bicutan, Paranaque before. Okay, ngayon kasi nandiyan ako sa Quezon City. Alam niyo naman siguro Bicutan, Paranaque. Yes! I started network marketing 1997. Umahatin ako ng training sometimes we end up at 11, 12 in the midnight. Uuwi ako, Bicutan, Paranaque. Mahirap lang, nag-start ako. Walang sasakyan, walang pera, walang pamasahe. Alam niyo ba nilalakad ko? From Green Hills to Bicutan. Oh! Oo nga! From Green Hills, tatawilin ko yan, EDSA. Babaybayin ko tong Ortigas na to. Hanggang makarating ako ng tawag dito C5, until makarating ako ng Lower Bicutan, doon ako sa looban, hanggang makarating ng Upper Bicutan, kung saan ako nakatera before. Ito yun, hindi kayo naniniwala kasi wala kayo doon nung maglalakad ako. Okay, pag nagsinungaling ba ako, may benefit ako sa inyo? Wala na naman. So, anong reason para magsinungaling ako? I'm just telling you the truth. Ito yun, wala ko nga, even sa dyan, you ask him. Nilalakad ko po yan. But I never complain. Not even once nag-complain ako. Alam niyo yung hirap yung dinanas ko? Way back 1997, attend ka ng ganyan. Alam niyo, lalakarin mo yan, kayo nga, hindi niyo pa nagawa yan eh. Tapos masakit ang ulo mo, umattend ka training, the whole day, wala kang pakinain. Pati tiyan mo, yung sikmura mo, kumakalam. Pag sobrang gutom yan, pati ito affected. Karanasan niyo? Yes. Ito pa worse, maglalakad ka pa. Na alam ko, pagdating ko sa bahay, walang pagkain. That's how we started, but I never complained. Attend lang ako ng attend ng training. Bakit? Sabi ko kasi, nandito ang solusyon. Bakit? Sa trabaho ko nga, lahat na inatinan ko yung nagbabago buhay ko. Di ba? Yung dunong ko, ginagamit lang ng amo ko para lalo silang yumaman eh. Ba't pa kumati ng training dun? Gets nyo? Yes! Gusto lang ko kayo, ate, kuya. Kinalakan ko yan, nilalakbay ko yan. Masakit ang ulo, lakit ang sinpura, pating binti, masakit. Ay, 40 pa lang. Alam mo, binti mo, ano bang 40? Ano bang naglalakad ako, tumutuloy yung mga ano ako? While I was walking after the training. Ang kakali ako talaga. Diba, nawala na tuloy. I was walking from our office back in Green Hills until I reached the house in Bicutan. You know how far is that? Find out how far. I'm walking, my head starts to ache. And my stomach. Hindi ako nakapag-college pero marunong ako magbasa. Tawanan niyo ako. Stomach. Okay. Thanks so much.
my stomach is aching. Oh, it's too much. Because it's too much. That's why it's too much. And my feet began to ache. And the tears start flowing out from the right eye. 1,000. Habang tumutulo yung luha ko, alam mo yung sinasabi ko sa sarili ko, ngayon lang po, ngayon lang po. Ano yung gusto kong sabihin? Wala mong magmamotivate sa'yo kundi sarili mo. No one can ever motivate you, even not even your upline. Sarili mo lang. Kasi kahit magpatumbling-tumbling ako dito, kapatid, pagpagulong-gulong ako, sabihin ko lahat yung na-experience ko sa network marketing. Kung hindi ka naman maniniwala, ayong pakikinggan, walang mangyayari sa atin. Yes. Kaya pagmamotivate sa inyo, sarili nyo, I am just a guidepost. Ano yung guidepost? Ako lang yung ilaw sa daanan nyo. Okay? Pinapakita ko lang, tinuturo ko lang sa inyo ano ang tamang daanan para makuha yung pangarap nyo. But it's still your choice. Choice mo pa rin yan kung dadaan ka ba dito sa tinuturo ko o dadaan ka sa sarili mong daan. It's your choice. Kaya kapatid, kung naging successful ka doing a global or network marketing, walang pwedeng credit sa iyo lang nun. Not even your upline. Kasi choice mo yan maging successful. Kaya kung ikaw hindi naging successful, kapatid, choice mo rin yan. So between becoming successful and not, choice mo pareho yun. Uy. Yes! Gusto niyo bang umaman? Yes! Subukan yung ginawa ko. Nakarin nyo rin. Hindi ko sabihin gawin nyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo na nag-start ako sa business na to, talagang nil. Alam niyo ba, nag-start ako sa business 1997, I started to earn money 2005 pa lang. Ano ibig sabihin nun? 8 years, walang nangyari sa akin. Alam niyo, sir, point out. Sa 8 years na walang nangyari sa akin, alam niyo ba, ang pinakamalaki mong cheque na tinatanggap, hindi mo nababangin yung kumpanya. Ito ang pinakamalaki yung cheque. Pinakamalaki yung cheque. Ito ang pinakamalaki yung cheque. Totoo yan. You ask Sarjan, you know what? 8 years walang nangyari sa akin, umaten-aten lang ako ng trainings. Hindi ako nag-quit. Yung iba nga sa inyo, wala pang 2 years, wala pang 1 year. Hindi kumikita, ay, hindi totoo yan. Quit na ako. Make sense? Ako kapatid, 8 years, walang nangyari sa akin, hindi ako nag-quit. Ano yung inisip ko? Doktor nga eh. Kailangan pa mag-aral ng 10 years bago maging doktor. Sabi ko, ibig sabihin, itong 8 years na to, nag-aaral pa rin ako. Pinag-aaralan ko pa rin ang network marketing. So sabi ko, 8 years, sayang ba? No. Dahil dito sa 8 years na to, na-experience ko, yun ang nagpabago sa buhay ko. Yes. Hindi ko sinabi. Hindi ko po sinabi, kailangan kayo rin 8 years. Ang gusto ko lang i-point out, ako nga 8 years hindi nag-quit. Ikaw kapatid, wala ka pang 1 taon, 2 taon, 3 taon, walang nangyayari sa'yo, gusto mo na mag-quit? Probably kaya hindi ka nagiging successful. Kulang pa yung pag-aaral mo. Marami ka pang dapat matutunan. Ako nga, honestly speaking eh, mga kapatid, ilang taon na ako sa network marketing, ilang taon na po akong speaker, marami pa akong gustong malaman. Marami pa akong gustong matutunan. Kung ako nga, ganun, how much more ikaw? Kaya iba sa inyo, nung ginagawa, feeling mo alam mo na lahat. Feeling mo napakadaling mo na. Feeling mo lang yun. Feeling. But in reality, marami ka pang hindi alam, kapatid. So huwag mong sasabihin sa akin, alam mo na yan. Kasi kung alam mo na ito, kapatid, mas mayaman ka sa amin ngayon. Ano pa? I don't have time. Busy ako. Okay lang maging busy kung ikakayaman mo, ikakabago ng buhay mo yung kinabibisihan mo. Kaso hindi ka na yung mayaman, busy ka pa. Anong time mo sa ikakabago ng buhay mo? Wala kang pera, kaya nga sumali ka. Kasi wala kang pera. Kasi kung may pera ka, hindi ka sasali. Honestly speaking, magtapatan tayo dito. Walang plastikan. Lahat kayo na nakaupo dito ngayon, kaya kayo nandito, kailangan nyo ng pera.
Yes! Ay, mag-Christian ka. Not even me. Ako rin mismo mga kapatid. Ayaw mag-born again Christian. I believe in God. Pero hindi naman ibig sabihin na niniwala ko sa Diyos siya nagagawa lahat. Nakaupo ka lang sa bahay, lalabas siya. Ama, ako ang ito. Hindi ganyan. You have to work for it. Diba sabi nga, faith without work is dead? Yes! At ang tao ka, oo, may pananampalataya, pero ano bahuin mo? Gets nyo? Yes! Diba kasi gusto eh, alam nyo yun, napakadali lang. Kaya pag meron mga scam dyan, sali dito, sali doon. Maganda dito sa amin. Built to bless. One account policy. Shop ay shop ah. Subukan mo nga brad. Araw-araw, shomay ang kalimun mo. Lunes, shomay. Martes, shomay. Miyerkules, shomay. Huwebes, shomay. Biyernes, shomay. Sabado, shomay. Linggo, nagtatay ka ng shomay. Sa mga spy dyan. Spy? Spy? Meron nga. Yung mga ibang-ibang company, dahil wala silang training, dito sila umaten. Kala nyo ba lang nang nandito ay global? Kahit mag-check tayo ngayon. Oh, isa-isang lalabas, tatanungin natin. Tingnan natin ID. Minsan, I don't know ha, baka meron dito. Distributor sa Kalambak. Ha? Alam nyo kasi, merong BCO tayo doon, may katabihan, ibang network marketing. Okay? Coming from the leader, papunta raw sila ng BCO sa Kalamba ng AIM Global. Tapos nagulat sila, narinig nila, Jorgen Gonzalo, uy, nandito ka na, Sir Jorgen, tara na. Pagdinig nila, sa ibang company pala, NDO, ibang company, ang speaker, Jorgen Gonzalez, yung sa YouTube, pinapakinggan nila. What do I mean? Alam niyo ba, ang strength ng AIM Global is training? Yes! Kaya dito sila kumukuha dahil wala silang makuha sa labas. Alam nila kasi dito ang tao well-trained. Yes! Alam niyo yung ibang kumpanya? Alam niyo yung ibang kumpanya? Narinig niyo na ba yung I am? Yes! Hindi kayo. Yung ibang kumpanya, hindi nila narinig. Tayo lang malakas, alam natin yon. You know why? Kasi dito sila kumukuha. Gets nyo? Yes! Kasi alam nila dito, napakagaling ng mga tao dito. Kaya kinukuha nila. Eh yung mga nagpapakatanga, madaling makuha. Tama! Yes. Sa spy na nandito, gusto ko lang marinig mo to at iparating mo sa kanila. Wala namang problema, lumipat. At hindi namin hinaharangan. Hindi namin hinaharangan ang bawat isa sa inyo. You are free. Kung ano yung gusto nyong piliin, piliin nyo. Ang problema nga lang, at least sa amin, pinapakita namin ano ang difference ng AIM Global. Yes! As much as possible, spy? Taas nga yung kamay ng spy? wala namang sama, wala akong sama ng loob kapatid. Wala akong sama. Nakalive naman tayo, baka naririnig nila to. Okay? Sa inyo dyan, wala namang sama ng loob. Wala sama ng loob to. You're free. Pwede kayong lumipat. Huwag nyo nga lang sisira yung pinanggalingan. Ilang taon ka ba naging member dito? Diba dito kayo umaman? Nakabili ng sasakyan, nakabili ng bahay, nagkaroon ng pera sa bangko. Bakit ngayon nung umalis ka, sisiraan mo ngayon? Ibig sabihin, anong klase kang leader? Kung ikaw, mga kapatid, pipiliin ba yung ganong leader? No! Ano ganito? Pag ang bangko lumulubog, sino yung muling tatalog? Kapitan. Tingnan nyo ito ha. Hindi pa nga lumulubog yung bangko, tumalo na yung mga kapitan. Pinapaganda pa nga natin yung bangko, di ba? Yes! Bakit yung kapitan nawala na? Ito pa, parating mga spy. Noong nag-uumpisa pa yung mga downlines mo, di ba nangako ka, tutulungan kita, iyayamanin kita, hanggang umaman ka. Pero nung ikaw umaman, bakit mo sila iniwan? Asan na yung sinasabi mong tutulungan mo sila? Yung paglipat ba ng ibang kumpanya, tulong yon? Kung tutulungan mo sila, ipapakita mo saan maganda kumpanya.
At hindi kailangan manira ng kumpanya para sabihin maganda kumpanya mo. Ipakita mo muna yung ganda ng kumpanya mo bago mo sabihin o bago mo siraan ang inloban. Yes! Wala sa malang loob to. Ha? At least you heard from us. Yes. Kasi yung iba na, nakukuha kayo sa pag-chinat na kayo. Yaman ka dito. Talaga, talaga, talaga. Hindi yung tinitignan kung ano ba yung lilipatan mo. Yes. Diba? E sabihin nila dito, pioneering. E kung lagi na lang pioneering, kayo na mag-e-end yan. Gets nyo? Yes. Saan ka? Sa stable o sa pioneering? Stable! Yes. Ang ibig sabihin, stable na yan eh. Yes. Diba? Kaya lang tumayo mag-isa. E yung pioneering, titignan pa lang kung papatukoy ito hindi. Tama ka. Gets nyo? Yes! Kapag ganun mag-isip, hindi pioneering dito, hindi tayo dito. Sorry ha, pero gusto ko lang iparating. Buti nga, ako yung speaker ngayon eh. Kasi gusto kong iparating sa inyo yan eh. Alam mo bakit? Kayo kapatid, naghihirap kayong lahat. Yung mga ipinuhunan nyo dito, pinaghirapan nyo yan. Ayaw din namin mauwi lang sa wala. Yes. Kasi sayang din yan eh. Pare-pareho tayo dito nagpapagal para sa pamilya. Gets nyo? Yes. Ako naman hindi magpapakahirap ng ganito hindi para sa pamilya eh. Para sa pamilya to. Seryoso to. Hindi ito naro. Kapatid, I'm not playing games. You know that? Kaya, it won't last long. Kadagaya na sinasabi nila. Oh, yan. Nagbago na ng sistema. Magsasara na yan. Sa tingin nyo ba, magpapagawa pa tayo ng manufacturing plant dyan sa Bulacan kung magsasara? Tapos na eh. Ginagawa na lang yung makina eh. Yes. Kasi po natin, 7 floors na office. Yes. Itong kwento. 7 stories. Itong kwento, diba? Kasi hindi natin ito. Sa tingin nyo, magpapagawa ng building gano'n, magsasara? Papagawa pa ba yung 3rd floor natin? I-expand pa ba kung magsasara? Kaya pag magsasabi sa'yo ang sasara yung global, sabihin nyo, oo, alas 10, sarado na ang counter. Kaya pag may pay-in kami, kinabukasan na. Kayo, kasi naghahanap kayo ng pay-in. Gusto nyo dyan mag-pay-in kasi walang nagpe-pay-in. No, I don't have acquaintances to invite. Wala akong maimbita. Naniniwala ba kayo dyan? No! Ang totoo, ayaw mo mag-imbita. Mga kapatid, there are 7 billions. 7 billion na ang tao sa mundong ibabaw. Sabihin mo, walang maimbitahan? Ayaw mo lang mag-imbita. Hindi lahat ng tao sa lugar mo alam na yung global. Baka kapitbahay mo, hindi pa alam. Bakit? Tendency kasi inuhusgan mo agad ang kapitbahay mo. Eh, matagal na yan. Mahirap lang yung mga yan. Kaya maimbitahan mo para umaman eh. Gets nyo? Yes. Eh, walang pera yan. Ang isang tao kahit walang pera, pag nakita niyang maganda, gagawa ng paraan. Katulad mo. Tama. Yes. Nag-join ka, wala ka namang pera. Tama. Nagagawa ng paraan yan. Pag nanakaw nga, gumagawa ng paraan. Diba? Buhay. Ano mabuhay? Oh, I'm not good in speaking. Hindi mo naman kailangan pag-start mo, magaling kang magsalita eh. Bakit ako ba nagtapak first time kong tumayo, magaling? Hindi ah. It took me how many years? Ay, mas ang galing mo, natural. 17 taon ko na ginagawa. Mas magulat ka, 17 na akong taon ko na ginagawa, hindi pa ako magaling. Eh, syempre, first time mo, hindi mo alam. Kaya pag tumayo kayo dito, hindi yan ang sasabihin nyo, okay lang yan. Kaya ako, honestly speaking, nung nag-start pa lang ako, pag may nag-imbita sa aking crossline, pwede ka ba magsalita sa amin? Oo. Hindi ako humihindi, hindi ako tumatanggi, you know why? Pag nagsalita ako sa crossline ko, alam ba kayo crossline ko? Tuwag-tuwa ako. Bakit? Magpapraktisan ko kayo. Diba? Salun, huwag ko nanggi. Sabi ka lang ng salita. Kasi habang ginagawa mo yan araw-araw, nagiging expert ka. O mali man yung nasabi ko, at least hindi ko kayo downline. Diba? Nag-quit man kayo, at least hindi ko kayo downline. O pag nag-quit kayo, masisisi ba ako? Inimbitahan niya ako eh. Diba na? Na pag-practicean ko kayo. Kaysa naman ang pag-practicean mo, grupo mo. O, di mag-practice ka sa ibang grupo. Yung iba kasi sa inyo, anong ginagawa nyo? Nagmamaramot kayo magsalita sa ibang grupo. Hindi nyo alam, diyan kayo lalakas. Mas matututo kayo pag nagsalita kayo sa ibang grupo. Bakit? Walang limitasyon. Lahat sasabihin mo. Sa grupo mo kasi, kuminsya nalilimitahan ka. Kasi grupo mo yan eh. Downline mo yan eh. Kahit nga ako. Sa downline ko, at
minsan, ay bakit di ko nasabi yun? Pero sa cross line ko, nasasabi ko. Ewan ko sabihin, hindi ka marunong magsalita. Alam nyo, before ang nangyari sa akin, God pa kasi, nag-umpisa pa lang sa network marketing doon sa previous company ko, ang ginagawa ko, ayan, nadatnan ko na, Jergen Gonzalez, one of the best speaker. Okay, hanggang ngayon, pinapakinggan ko. Nag-umpisa pa lang ako, Jergen Gonzalez is Jergen Gonzalez. Hindi naman napapalitan yan. Jergen Gonzalez na talaga yung pangalan niya. Ang ibig sabihin, kilala na yan sa industriya kung nandun pa ako sa company na yun. Jergen Gonzalez, Arnel Limpin, mga yan, napapakinggan na Francis Miguel. Anong ginagawa ko? Pinapakinggan ko lang lahat. Ito nga, di ba, laging sinasabi, this is a copy business. Kopyahin nyo lahat. Kahit sa akin, kopyahin mo. The way they talk, the way they move, the way they dress, the way they smell, the way they walk. Ito yan, smell o. Alam naman mo magpapresent ka, ang lit ka. Kasi yun, dapat kami mayaman ka. Iba, hindi yung aming basura. Ito yan. Oo, iba ganyan. Sa experience ko, dulo sa third floor, na dati may mesa dyan eh. Ang one-on-one, minsan may nag-one-on-one sa isang prospect. Ang prospect niya ayaw makinig. Eh, bakit kaya ganun? Subukan mo lumapit, kaya naman parang may putok. Subukan mo, may putok nagpipresent sa'yo. Kahit anong ganda, nung hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi nakakaano yung amoy, nakakaano yung amoy na. Nakaka-distract. Oh, gets nyo? Basic pa lang eh. Dapat mabago ka naman. Hiyaman ka dito, hiyaman ka dito. Ang baho mo nga eh. Napaka-basic yan, nakakatawa, pero totoo yan. Dapat kung mayaman ka, pakita mo, nararamdaman sa'yo, nakikita sa'yo. Kaya kung minsan nahirapan kayo, kasi yung sinasabi mo, hindi nakikita sa itsura mo. Even the way you're dressed. I'm sorry for this, pero this is true. Iba sa inyo, pupunta sa office, naka-t-shirt. Nakakita na ba kayo dyan ng traffic aid o MMDA, naka-pupis? Hindi. Diba? Anong gusto yung point out? Ang pulis, alam mong pulis pag naka-uniform yung pang-pulis. Ang doktor, alam mong doktor pag naka-uniform yung pang-doktor. Tama? Negosyante ka. Dapat ang itsura mo pumunta ka rito, negosyante ka. Kaya kung minsan nahirapan ka, you cannot convince people sa sinasabi mo kasi hindi ka nga itsurang negosyante. Negosyante Hindi naman sinabi mamamalengke ka, magkukot ka. Nandun ka sa lugar nang kung ano yung dapat isuot mo. Pag dito ka, business attire. Pag mamamalengke ka, di pa alibawa, pambahay. Ganun kasimple. Hindi, yung iba ganun eh. Pag pumunta rito, napaka-relax. Kaya kung minsan bakit hindi kayo nagtataka, bakit ang hirap mag-convince? Bakit? Kasi dun pa lang sa itsura mo, hindi na ako convince eh. So the question is, hindi yung marketing plan. Proven eh, daming umaman. Hindi question yung produkto. Maraming gumaling. Sometimes ang question ikaw. Gets nyo? Hindi nakikita yung sinasabi mo sa itsura mo. Uy, may pampapayat kami dito. Ang daming nga ikaw naman. Ang taba-taba. Make sense? Ito yan. Hindi yan mataba. Malaki katawan. Ito naman. Tingnan nyo agad. Bodybuilder yan eh! Prasuhin mo nga Brad, prasuhin mo yan! Tignan nyo eh! It makes sense? Produkto natin ang gaganda! Pambabata! Itsura mo, anong itsura? Oh, para ka namang isang daan taon na akasya na. Okay, I've tried it before. Nasubukan ko na yan. Sino dito ang mag-asawa? Mayroon po ba magkatabi ngayon? Mag-asawa? Can I see yan? Ang layo pa si. Asawa? Eh, hahayang gusto ko. Yun kasi kilala ko na yun ngayon. Itatadapas. Huwag po kayo matakot. Hindi po ako kumakain. Ang anong pangalan? Margie? Emerging na rin ko na Margie. Okay, sis, okay matakot mo. First timer? Sis, here? Andre. Andre. Ang maganda na. Ay, English na. Ay, Andres mo pa. Ang ganda na nasabi, Andy, Andres pa. Kasi, okay. Ito na ha. Sir Andres. Kasal po ba? Bago kayo, bago mo pinakasalan si Ma'am Margie, ilan naging girlfriend mo?
Eh, may gusto ko i-point out si Jens. Alam mo yun. Ikaw, ma'am, ilan naging boyfriend? Away to mama. Ano sinabing totoo? Ito ang gusto i-point out. Ibig sabihin ganito. Sir, bago mo pinakasalan si Ma'am Martin, nabigo ka na isang beses. Ganon din si Ma'am, bago mo siya pinakasalan, nabigo ka na isang beses. Totoo po ba? O yung sabihin hindi. Ibig sabihin, ongoing pa yung relasyon nyo doon pag hindi ka na siya. Ano sa'yo point out? Parang sa networking company. Hindi ibig sabihin nabigo ka sa isang kumpanya, hindi ka nahahanap. Ibig sabihin, hahanapin mo yung pakakasalan mo. And so parang kami, ilan bang pinanggalingan namin kumpanya? Hindi naman kami huminto. Gets nyo? Yes. You get what I'm trying to do? Sir, you get? Can you explain? Parang gano'n. Huwag mo sabihin, eh, nasubukan ko na yan, pare-pareho lang yan. Hindi. Baka mamaya, yung pinasok mo, iba ang sistema sa sistema dito. Baka dito, mas maganda yung sistema, mas wak sa'yo. Gets nyo? Ano pa? It's difficult. Mahirap yan. Aaminin ko. Ha? Tatapatin ko kayong lahat. Mahirap talaga to. Hindi sa dinidiscourage ko kayo. I'm just telling you the truth. Mahirap ito. Alam bakit? Yayaman kayo. Yes! Totoo, mahirap. Unfair naman kung hindi ka nahirapan dito. Kami nga, hirap na hirap. Alam niyo ba si Joseph Lim, nag-start pa lang yan? Natutulog niya sa terminal ng bus. Sa pansitan. Yun yung mga hindi nyo alam na kwento. Ang alam nyong kwento kasi, mayayaman na. Kaya marami sa inyo dito. Probably, ha? Kayo, kahit kayo lahat dito, sinasabi ko estado ko. Kaya ngayon, siguro maraming hindi naniniwala. Mahirap lang kami. Galing kami sa hirap. Hindi ako nakapag-college. Totoo yan. Kaya marami sa inyo nagdududa. Tingnan yung mga mukha ng katabi nyo. Tingnan nyo, nagdududa. Ayun na, why? Because you based on what you see right now. Basi, binabasihan mo ngayon eh. Mahirap lang yan. Tingnan mo itsura. Natural may pera na ako. Natural magbabago. Alam naman, may pera na. Mukha pa rin patay gutom katulad nyo. Siyempre magbabago. Kahit naman kayo eh. Diba? Tingnan nyo yan pag nagka-bonus kayo sa trabaho nyo. Kung ano-anong pinamimili nyo. Diba? Diba yung bibili mo, naka-LV ka pa. Akala mo mayaman. Diba? Uy. What's it? Gawa lang, ano lang pala ng bilhin sa baklaharan mo, LB. Di ba? Di ba? Nag-gets nyo? Yes! Okay, let's move on. Fear failure. Failure in the business. Marami sa inyo dito. Marami, for sure dito, marami pa mga empleyado hanggang ngayon. Hindi pa kayo nagre-resign, tama? You know why? Bakit hindi kayo nagre-resign? Feel of failure. Bakit? Sabi mo kasi sa isip mo, hindi muna ako magre-resign. Hindi pa naman ako kumikita dyan eh. Baka sakaling hindi ako maging successful sa Innoval, at least may trabaho pa ako. Kinsena katapusan, may trabaho pa ako. Kasi dyan sa Innoval, hindi naman sigurado eh. Ang totoo yan, hindi sigurado. Kami, hindi sigurado. Ipikita ka ng 50 mil sa araw. Tapos susunod na araw, mga 40 mil. Hindi sigurado eh. Nakainis. Susunod na araw, 60,000. Hindi sigurado. Nakakainis pag ganun eh, no? Buti ka pa. Diba? 8,000 kinsena. 8,000 katapusan. Sigurado ka na yun. Sunod na kinsena, 8,000 na naman. Nakakaingit kayo. Sigurado. Kami hindi eh. 60,000. Sunod na araw, 70,000. Tapos bababa, 40 mil. Sa araw, nakakainis talaga. May gets, no? Yes. Parang yung kaklase ko na nire-recruit ko sa inyo. Alam mo, Bo, kanya, huwag mo na akong pilitin dyan sa Innoval. Hindi talaga ako sasali dyan. Lalo kayo mga networker kayo. Lalo, tayo kasi, di ba, hindi lang tingin sa atin. Lalo kayo mga networker kayo, masyado kayong magagara. Magkapera lang ng konti, binibito-binibito ko rin. Ang sagot ko, natural, may pera, di bibili. Ikaw, hindi ka makabili kasi wala kang pera. Yun lang kang pera. Diba? Eh, gusto kong buhay kasi simple. Eh, bakit hindi ba simple buhay ko? Simple rin naman ang. Ikaw simple. Pareho lang tayo simple. Ikaw simple mahirap, ako simple mayaman. Kasi kasimple ng buhay ko ganito. Ay, buhay mo ganito. Gigising ka ng maaga. Bakit? Alas 8 pasok mo sa trabaho. Bakit? Magluluto ka pa, kakain ka pa.
ugasan mo pa yung pinagkainan mo. Tama? Naliligo ka pa, kung naliligo ka pa nga. Tapos, bihis ka. Labas sa bahay, sakay ng tricycle. Tapos, pagbaba sa kanto, sakay ng jeep. O sakay ng MRT. O tusok ka pa ng payo. Kasi may gusto mo buhay, di ba? Samantalang ako, ganito kasimple yung gusto ng buhay ko eh. Gigising ako ng oras na gusto ko. Bakit wala akong amo? Di ba? Di ba simple? Yes. Kung nagising ako alas 11, alas 12, diretso sa pagkainan, kakain na lang. Bakit? I had someone to cook food for me. Wow. Bakit ko pahirapan sarili ko? May pera, kumuha ako na magluluto, nagigising ng magawang sa kaisa sa akin. Di ba simple? Yes. Pagkatapos kong kumain, diretso na lang sa kwarto. Bakit? I hired someone to wash the dishes for me. May pera ako. Kukuha ko na maghugas ng plato pinagkainan ko. Ba't ko pahirapan sarili ko? May pera ako. Di ba simple? Yes. Bago pumasok ng kwarto, tatawagin mo ang kasambahay. Inday! Yes sir, yes sir. Pwede ba may prepare yung sasakyan ko? Alis ako. Sagutin ka ba naman? Ano po sa mga sasakyan may prepare ko sir? Di ba simple? Diretso ng kwarto, diretso ng banyo, ligo na lang. Then mayaman, simple buhay. Pwede akong mag-shower, pwede mag-bathtub. Simple. Shower o bathtub, ikaw batcha, batcha, batcha. Simple buhay, gusto mo ay. Tapos kumaligo, ano pang susunod kong brief? Bench ba? Warren ba? So, ayun ba? Triumph? O yung MacGym ba natin 1,000 lang? O yung Polo ba natin 2,500? O yung ano ba suot ko ngayon? Basta binunod ko lang. Pair cardi? Natin 4,000? O yung back LD? Yung back LD? Yung tig 5,000 ko, yung tig 10,000, yung tig 30,000, o yung tig 120,000. Akin yun. Maling ang oras. Okay lang yung mamahalin na. Tag you, pang mayaman. Pag mahirap ka, tag hirap. Karamihan sa iyo, natatakot mag-reject. Kaya hindi mo iniimbitan yung kaibigan mo, kaklase mo, kasi inuunahan mo, baka ma-reject ka. Kaya hindi mo maimbitan yung kamag-anak mo, kasi iniisip mo, baka ma-reject ka, natatakot kang ma-reject. Don't you know? Huwag kang mag-network marketing, kapatid. Huwag kayong sumali sa network marketing. Normal naman ang rejection sa buhay natin. Hingin ka ng pera sa magulang mo, hindi ka binigyan, di ba rejection yon? Yes. Sakay ka ng taxi, sabihin mo kubaw, hindi ka sinakay, di ba rejection yon? Yes. Pumunta ka ng tindahan, bumili ka, humingi ka ng tawad, kahit wala kang kasalanan, hindi ka pinatawad, di ba rejection yon? Di ba? Ngayon pa nare-reject kayo. Yun nga lang ang tanong, how do you handle your rejection? Paano mo i-handle ang rejection mo? Yung iba kasi sa inyo, habang nare-reject, nangihina. Gusto mo ba negosyo? Ayaw mo, ikaw, ayaw mo rin. Ikaw, ayaw mo rin. Ikaw, ayaw mo rin. Ayaw mo rin. Hindi nyo ba alam na mas marami talagang magre-reject sa'yo kaysa yung sasama sa'yo? Yes! Ito kayaan yan. Alam, lalo na pagpamilya mo na, yan ang napakasakit. Sa lahat ng karamdaman, rejection ang napakasakit. Lalo na pagkasama mo sa bahay. Bakit? Yung inaasahan mo, kasama mo araw-araw, yun yung magre-reject sa iyo. Di ba masakit? Di ba? Di ba minsan kayo ang tagal-tagal mo na? Tatalo mo pa lang ang downline mo. Sakitan ka bakit? Nangayat-tatay mo lang. Uy, napawal ka ng bawal. Nahawal sa'yo. Nag-join na. Sabi na tayo para may downline na yung anak natin.
Ngayon, di ba ang sakit? Ano na yung iba sa inyo? Baka mamaya yung mga kadalalagahan. Kadalalagahan! Di ba yung mga dalaga, pag uuwi kayo, di ba? Lalo ngayon, anong oras ka na uuwi? Sabi sa'yo, saan ka galing? Ba't ginabi ka? Siguro na lalaki ka. Ako, mahi. Nanay ko? Nanay, dati may pera na. Mahi. Dati nanay, pag uwi kami ni Sendian, madaling araw, lagi na kayo, gabi umuwi. Lalo ikaw, kasi ako yung panganay na lalaki. Ani, nag-awalo kami. Ang panganay namin yung mother ni Sir Jason, and the sister namin. Ako yung panganay na lalaki, walo kami magkakapatid. Ako ang lalaki, panganay ni Sir Jan, tapos may isa pang bunso. Pag uwi madaling araw, lalo na ikaw, panganay kang lalaki, konsentidor. Gabi-gabi na kayo umuwi, siguro na lalaki ka, no? Huwag niyong kukontrahin kung anong sinasabi sa inyo. Bakit? Kahit buong araw kayo magtalo, tandaan niyo, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya ang ginawa ko, sakyan mo. Inalaki ka mo, sarap. Ano ba? Inan po. Sasinakyan mo eh. Kaya lang masakit sa kalooban yan. Kasi ang daming sasabihin sa iyo na masakit. Pinag-aral kita ilang taon, yan lang, tanga! Gaganunin ka, talaga! Tanga! May mga trabaho dyan, bakit yung power-power pa na yan? Mararanasan niya yan. Masakit yan. Ikaw naman, bibigay ka, hindi. Ang isipin mo, pamilya mo. Masakit lang sa umpisa yan. Pero tandaan niyo to, pag nagka-resulta ka, magbabago rin yung pananaw nila. Intindi sa magulang mo, intindihin mo lang yung mga sinasabi niya. Masakit nga lang. Pero intindihin mo, kasi wala ka pang resulta sa ngayon, kaya masakit yan. Wala kang karapatang makipagtalo, wala ka pang resulta. Pag ikaw resultadong tao, hindi ka makikipagtalo. Oh! 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 Lalo no, nagkaroon ako sa sakyan, ako pag-uwi ko sa probinsya namin, nakikipusin ako, Pepe! Anak ko yan! Anak ko! Anak ko! Diba? Ganda na sa sakyan! Nagbabangon na sa sakyan ko, anak ko! Ang santunin na hinari ko. Miss kita. Ano bang gusto mong kainin? Maganda. Kita'y pagkain kita. Kaya ka na. Bukas, ang paalam ka, mami. Alis na ako. Siguro, nakingat ko. Tayo ka ulit ba? Wala akong pera. Hindi hindi ka malikam. Parang may alam ko yun. Parang basura. Miss na, miss na. Diba yun? Siyempre, mapangon. Sige, mami, alis na ako. Sige, ingat ka. Sige, babae. Oops, sige. Bayan mo sa kain. Ano, magulang, magulang. Ano, nasa siya? Aray, uwi ka, dala-dala package. Dala-dala package. Oh, pagbaba mo sa kanto, kikita mo yung mga kapitbahay mo, nagmamam. Kapitbahay na nagmamam yan. Bilog yan. Umaga pa lang yan, nagmamam na eh. Ano ang difference dito sa atin, gabi magmam, doon sa kapitbahay, umaga. Bagong gising, di pa nga namumumog, may tulo pa na law. May mga nagpapadede pa dyan. Kapantuhin na yan. Ang haba na ng dito. Ano bakit? Hindi kayo nagtataka kung sino pa yung mahirap yung maraming anak. Tama. Minsan may nakita akong ganyan. Totoo yun. May pinapadede, may inaangay, buntis. Totoo yan, hindi ang... Sa naibok ko na Pilipinas, ang dami ko nang nakitang ganyan. Sabi ko, itong mga taong to, sila na nga yung hirap na hirap, sila pa yung maraming anak. Alam mo kasagutan? Di ba sabi? Bakit ang mayaman, lalo yung mayaman, bakit mahirap, lalo naghihirap? The way they think.
dahil sa pag-isip. Kasi ang mayaman, mayaman na bukas pa isipan. And listen, ang yaman-yaman. Pero tingnan mo, hindi lang SM, may BDO siya. Gets nyo? Yes. May SMDC. Si Timon, alam niyo yung si Timon? Yes. Oh, yan. Si Timon. Nationwide tinatayo yan. Okay, hindi naman pinapahiga, nakatayo yan. Alam niyo ba ang si Timon? Chains of Mall, nationwide, sabay-sabay pinapagawa, sabay-sabay tinatayo, 35% niyan kay Henry C. The remaining, kay Tangkatchong at saka kay Injapsia. Yung may-ari ng Jollibee, tsaka si Tang ay may-ari ng Manginasal. Oh, nag-join together sila. Ibig sabihin, hindi nila kayang talunin talaga si Henry C. If you cannot beat them, join them. Si Henry C, bukas pa rin. O, tingnan yung mahihirap. Kung sino pa yung mahirap, eh, ayoko yan. Pagpano ko lang yan. Eh, yun ka na lang. Hindi. Alam niyo, mga kapatidyan ko yan. In a deck of cards, nagbabara ba kayo? In a deck of cards, there are 52 pieces, right? Yes. Ilan ang alas? Four. Pag binalasa mo, bumunod ka, ilang porsyento alas agad? Minsan, di ba ang alas nasa dulo? Yes. Pero huwag ka kapatid, apat at apat ang alas. Yes! No matter kaano karami nag-reject sa'yo, bumunod ka lang. Bumunod ka lang. Bakit? Apat at apat ang alas. Yes! Negosyo, ayaw mo, dos ka lang. Ikaw, ayaw mo rin, tres. Ikaw, ayaw mo rin, cuatro. Ikaw, ayaw mo rin, cinco. Ikaw, ayaw mo rin, sais ka lang. Ikaw, ayaw mo rin, siete. Ikaw, ayaw mo rin, yun. Yes, no? Hindi ka ba natutuwa na habang dumadami yung nagre-reject sa'yo, binibilang mo ng pabawas yung baraha mo? Bakit? Ibig sabihin, malapit ka na sa alas na yun. Kaya yung rejection na yun, dapat matuwa ka. Ikaw ayaw mo rin? Ikaw ayaw mo rin? Ocho ka, ikaw ayaw mo rin? Nuwebe ka, ikaw ayaw mo na rin? Para na, cheese ka na, sige na! Ayaw mo na, huwag ka na sumali! Ikaw, once ka, yes! Malapit ako sa alas ko! Dapat ganun ka! Kasi kayo mga kapatid, kayo lahat ngayon nire-recruit ko, i-reject nyo ako, tatawanan ko lang kayo. Ha? 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 Bakit anong sasabihin ko sa isip ko? Hindi kayo yung magiging dahilan para hindi ko makuha ang mga pangarap ko. Yeah! Dahil sa nire-reject nyo akong lahat, mas lalo nyong pinalakas ang loob ko. Yeah! Hindi kayo magiging dahilan. Makukuha pa ang pangarap ko. Tandaan nyo yan. Yung mga kaklasiko, panay ang reject sa akin, alam pinakamasakit na sasabihin? Sino pa yung inaasahan mong sasali? Bigla kang sasabihin, ay, sorry pare, wala kaming oras dyan, next time na lang. Diba? Nakasama mo yan, nag-aaral kayo, araw-araw kayo magkasama? Nung ikakaganda ng buhay, ayaw na nila? Samantalang nung mga kalukuhan namin nag-aaral kami, lahat sang ayon? Pero ikakabago ng buhay ng pamilya namin, ayaw nilang sumang-ayon? Hoy! Yes! Totoo yan, ang sakit. Totoo yan. Sabi ko, balang araw, kakainin nyo rin mga sinabi nyo. Ay mo sinabi harap-harapan sa isip lang. Kaya nung nagkaroon ako ng Montero Sports, top of the line. 1.8 million. Cash, cash, cash. Sabi nyo ako, pinuntahan ko yun, yung tatlong yun. Isang dentist, isang physical therapist, isang nurse, nagtayo ng clinic sa Las Piñas. Oh, nagkaroon ako, Montero Sports, pinatin ko, super black. Alam mo, super black? Black pa black. Alam mo, white, super black na. Super black, hindi mo makita na sa loob. O, minsan, wala akong magawa. Between 5 to 6, pumunta ako Las Piñas, yung clinic nila. Dala-dala ko yung Montero Sports, top of the line. 1.8 million, cash, cash, cash.
Wala ko kanya doon. Between 5 to 6, eksakto. Na-timingan ko, nandun sila, nagkikwentuhan sa harap ng clinic. Pag-park kong gano'n, no? Pinagparang ko, nakita ko sila. Kwentuhan. Ako, hindi nakapark. Habang umuwi ng bago daw, hindi mo sila. Eh, nakapark na pala, ba't gumagalaw? Hindi naman bumababa, hindi naman nila makita. Ito ngayon, ginawa ko Brad. Pinindot ko yung powered window. Dahan-dahan, pati window may power. Dahan-dahan mga wala. Pagbaba ko, sabi nila, ikaw ba yan? Tinanggal ko yung sheds. Pero kasi si Momo, sabi nila, sa'yo may sheds ka ba? Sabi ko yung sheds, yung nilalagay sa mata, di sheds, sabi nila. Sheds. Oakley. 28,000. Cash, cash, cash. Tinanggal ko. Sabi nila, papapasakay, sabi ko. Sorry mga brad, wala akong time dyan. Next time. Ano ba nakakalayo? Atras. Kaya marirecruit ko na to. So, pagbalik ko. Sumakay, dinala ko dito. Pinesend ko. Sumali. Awa ng Diyos, hindi nagtagal. Bakit? Ayaw nilang mahirap katulad nila. Gusto nilang madaling pera. Sabi ko, matend kayo ng mga trainings. Ayaw nila. Ayaw, napala nila. Habang pinamanay ko sila, grabe. Ganda mo, gusto ko. Gusto mo ba ako? Sabi ko, kung sana nag-umpisa pa lang ako, nakinig kayo sa akin, isa-isa tayo meron na dito. Ngayon, pamatay kayo sa iyo. The fear of being let behind. Okay, fear of the unknown. Marami dito, first time yung mag-network, tama? Yes! Kaya yung iba sa inyo, natatakot. Baka mapaano lang yung 6980 ko dyan, yung 49,000 ko. Baka mauwi sa wala. So, fear of the unknown. Bakit hindi ko alam gagawin ko? Paano ba? Mababawi ko? Yung pinuhunan ko dyan. Uy! Yes! Kaya nga umattend kayo. Kaya nga may NDO, may ASAP, may mga trainings, yung attend. So, para may matutunan ka. Diba sa inyo, takot. Normal naman yung sila dito first time nagpamaneho. Who are you here? Who is driving? Nagpamaneho sa inyo dito. Who knows how to drive? Kahit wala kang sasakyan, basta you know how to drive. Sige, sige, taas kamay. Okay. Tingnan nyo ito ha. Nung nag-i-start kayo, alam nyo ba gagawin mo? Yes! Sir, alam mo ba gagawin mo? Hindi. Pagpasok pa nga lang susi, hindi mo na alam. Kakabay mo konti, tapos sisilip ka pag may tusok. Yung susi. Susi. Di ba, sir? O, kakambyada ka pa. Pagkakambyada ka, titignan mo, di ba? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, reverse. May sixta. Six speed. Diba sa malaking sasakyan, di ba? May sixta talaga, di ba? Meron. Yes. Ten-wheeler nga, may seventa pa eh. May reverse. May silenyador, may brake, may clutch, pag manual. May rear mirror, may side mirror. May headlight, may moonlight, may brake light. Diba? May wiper, may steering wheel, may busina, may aircon, may steering wheel. Lahat yun. First time mo, magsabay-sabay mo. Hindi mo alam gagawin mo eh. Diba? Pero bakit ka natuto? Step by step. Ganun din sa pag-network.
Hindi kailangan lahat alam mo na. Step by step. Yes. Umaten ka ng NDO, umaten ka ng ASAP, umaten pa ulit-ulitin mo, umaten ng OPP. Bakit? Hindi lahat ng sinasabi namin dito. Ngayon, lahat ng sinabi ko, hindi lahat matatandaan nyo. Yes. Normally, 20% lang sa mga sinabi ko ang nare-retain sa utak nyo. Usually, ang mare-retain lang kung gaano ka gwapo ang speaker. Umaten ka lang, umaten na umaten. Parang sa kanta, di ba? Inuulit-ulit mo pakinggan hanggang mamaya, ma-memorize mo na. Ganon din dito. Tama? Yes. Oh, tingnan mo, nung marunong ka ng kumanta, ay nung pag-overtake, di ba? Takot na takot ka kasi first time mo. Ang bagal-bagal mo, ganon-ganon pa. Uy, kadyan lang ba? Kadyan lang ba? Diba? Nakamatayot pa ng makina. Pero no, nung naging expert ka, abayabang. Diba sir? Kahit madaling, pasok ang susi. Susi nga. Pasok, diba? Kahit madilim, diba? Kasi alam mo na eh. Unmemorize mo na eh. Kambiyada ka pa, pati overtake. Ang bilis-bilis mo. Minsan ka, abang nagmamaneho, nagte-text pa. Bawal yan ngayon. May worst pa. Ito, hindi pinagbawal. Abang nagmamaneho. Totoo. Diba? Pero tingnan mo, nag-start ka, hindi mo alam gawin mo. Pero nung ilang-ilay, araw-araw mong ginagawa, naging expert ka. Tama? Good. Yes! Sa paghalik, sir. First time mong umalik, alam mo gagawin mo? Ikaw, Brad. Nakalik ka na? Diba, sir? First time mong umalik, 13 years old ako. First, nagka-girlfriend ako. Totoo-to. 13 ako, 18 years old yung girlfriend ko. Honest, this is not a joke. Totoo. Eh kung pwede lang i-apply yun, working of minors, gagawin ko. Kasi kung 13, 18, hindi ko makakalimutan ko sir. February 6, 1986. Is not presidential election. Tama ba ma'am? Marcos versus Cory. Tolentino versus Laurel. February 6, 1986, alas 6 ng gabi onwards. Kasagsagan ng bilangan ng boto. Naiwan kami sa isang kubo ng girlfriend ko, 13 ako, 18 siya. Bigla niyang sabihin sa akin, sir, halikan mo ako. Sabi ko, ha? Ano nga lang po, 13 ay inyos ako. Sabi niya, halikan mo ako. Sabi ko, hindi ko nga alam kung paano mo saan nga halik. Dito ba, dito ba, dito ba, dito ba, dito ba, dito ba, dito ba. Hindi ko nga alam kung saan. Totoo yun. Hindi ko nga alam kung paano umalik. Diba kahit kayo, kahit naman kayo eh. Kahit kayo, diba? Hindi ko alam. Pero kung marunong ka lang umalik, sunggap, hindi mo na mamalayan yung kumpare ko na sunggap. Diba? Kasi lahat unknown sa atin. Lahat naman sa lahat ng bagay nagiging unknown sa atin eh. Kaya pag nagustuhan mo isang bagay, pag-aaralan mo lang naman yan eh. You have to study about it. Okay? Next, deepest reason why, pangarap. Hindi ko natatanong yung pangarap nyo. For sure, lahat kayo may pangarap. Kaya lang, ito tanong, kumusta ang mga pangarap nyo? Pangarap pa rin, bakit? Hindi mo ginagawa ng pangarap, paraan. Pangarap ko magkaroon ng malaking bahay, maraming sasakyan, maraming pera sa bangko. Bakit? Wala lang, pangarap ko lang. Hindi pangarap yan, ilusyon na yan. Dahil pag nangangarap ka, ginagawan mo ng paraan yan. Kaya marami sa inyo, hindi nyo makuha pangarap nyo kasi hindi walang ang pangarap at ilusyon. Gets nyo? Yes! Brad, anong pangarap sa sakyan? Oh, nakatitig ka sa akin. Seriously. Minsan, kuminsan, pag tinatanong kayo, hindi nyo masagot. Alam nyo bakit? Totoo lang, wala kang pangarap. Kasi kung may pangarap ka, anytime, anywhere, kahit sino, kahit kailan, masasagot mo agad yan. Pangarap mo yan eh. Gustong-gusto mo yan eh. Kaya kuminsan, pag tinanong ka, hindi ka masagot, nag-iisip ka. Ano kayo mga sakyan ngayon? Totoo yan, Brad. So, sige po, tinanong ko. Pangarap sa sakyan. Lawakan mo ha. Sige, sir. Ano ba ako? Kami yan, Mitsubishi Vios. Ano ba yan? Sinabi yan. Ako ano pa isip? Dala mo yun ah. Magkaiba yung Mitsubishi.
Sabi niya sa akin, sir, di ba sabi mo lawakan? Di na lawak ko. Abran, pangarap sakyan. Ha? Sasakyan. Pag nangarap kayo, you should know the brand, you should know the model, you should know the color, everything. Specs, lahat. Parang ano yan? Parang sa cellphone. Pag bibili ka ng cellphone, lahat alam mo ano ang mga features. Ganun din sa sakyan. Brad? Ilan ang gulong? Ha? Lima. Pag nabratan ka, apat lang, wala na. Tulak. Diba? Di mo ba alam sa sakyan ko? May voice ko man? Oh. May voice ko man ngayon. Ikaw ako, tulak! O tulak nila, voice ko man. O, sige, tulungan kita. Ito ha, dapat mahaba. Kulay itim. May kumpi na. Nakahiga ka para relax. Tapos tutuktok sila abang hinahabang ka, di ba? At huwag kayong mangarap ng 4x4 na sasakyan. Gagas kasi. Yung kaibigan ko, yun, pangarap mo to, huwag kayong kukuha niyan. Kaibigan ko bumili ng ganyan, pumunta sa Binondo Pag Park, may mga bata naglalaro. Nakita, 4x4, kumuha ng bato, ginuhitan, equals 60. Gagas-gas. Galit na galit yung bato. Binalik sa kasa, pinabura yan. After 1 week, bumalik ulit doon. Nandulit yung bata, nakita niya. Ibat binaro, ay tama ko. Nawalit ang bato, ginugita rin. Ang 16. Gas-gas na naman. Galit na galit yung barkada ko. Sabi niya doon, sa ano, pinagawa niya ulit. Brad, pwede ba permanente mo yan? Pininturahan na, ito 16. Grabe yan, hindi na yan magagas-gas. After 1 week, bumalik, nakita ng bato. Sabi ko na, tama ko. Ibat ang bato. Up until now, alam nyo, may mga, marami pa akong pangarap na ginatutupad. Hanggang ngayon, pangarap ko, 8-bedroom house. Wow! Wow! Ano pa kailan yung pangarap ko yun? Minsan tayo ganyan eh, pag may nagsabi naman ako, grabe naman yan. Pangarap ngayon, hindi mo pangarap. Ikaw, wow, nanginialam ka. Nagets nyo? Bakit? Ayaw mo kasi mangarap ng mataas. Bakit? Kasi ikaw, nililimitahan mo sarili mo. Eh, ganito lang ako, ganito lang. Lakyan mo! Libre na nga, kurikot ka pa. Gets nyo? Yes. Pangarap ko 8-bedroom house. Bakit? Gusto ko araw-araw, iba tinutulugan ko. O, paisip ka, Brad. Bakit ko lukito lang ang araw? Natural yung patulog ko may sariling kwarto. Alam na araw-araw, katabi ko rin katulog ko. At pag mamamalay kayo na sa bahay ko, bibilihan ko ng Mercedes-Benz sa kanya na yun. Wow! Before, hindi ito pa yung previous company sa Lilian ko. By the name of Eddie Chai. Alam nyo ba, ang bahay niya sa Taiwan, bawat bukas ng elevator, isang kwarto lang. Ganun kalaki bahay. At yung katulong niya, pag namamalengke, Ferrari ang dala. Ako nga, Mercedes-Benz lang, napapawaw pa na. Kung ayaw nyo pangarapin yung pangarap ko, pangarapin yung maging katulong ko, may Mercedes-Benz pa rin. Tinutuwan kayo, pangumaro. Nyo? Okay, you are your own boss. Bakit din global? Bakit networking business? You are your own boss. Wala kang amo. Tatapatin ko kayo mga kapatid. I'm not your boss. Nagkataon lang kapatid ako ng isa sa may-ari. Pero hindi nyo po ako boss. I am your fellow distributor. Ibig sabihin, nagre-recruit-recruit din ako. May sarili din akong grupo.
Naintindihan nyo? Yes! Nagkataon lang, kaya kami tumatayo dito. Kami kasi yung mahaba na yung matagal na experience namin sa ganitong negosyo. That's why we have the right to teach you right now. Paliwanag? Yes. Pero hindi nyo po ako boss. Your own self is your boss. Wala kayong boss, not even your upline. Yes. Kaya yung mga upline dito, huwag kayong magpapanggap na boss. Oy, don't lie. Yung lang ako, kapi doon. Huwag nyo sundin. Sabi mo upline, dapat ikaw magtempla ng kapi sa akin. Ano nga sabi niya? Sabi niyo ako. Bakit? 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 Eh, yung downline ang tumatrabaho para kumita upline. So yun, dapat yung upline ang magsilbi sa downline. Kaya kayong ma-downline, huwag kayong maging tanga. Oo, sinasabi namin, yes, upline, pero hindi lahat, yes, upline. Downline, tingnan mo ko rin, yes, upline, yes, upline, yes, upline. Gets nyo? May tama lang na yes upline, hindi lahat yes upline. Oh, multiply. That's it. You control, you manage your business. Ikaw nagko-control yan. You manage it. Kaya hindi ka naging successful, kasalanan mo. Kasi ikaw nagko-control, ikaw nagmamanage it. Wala na? Yes. Okay, next. Multiply your time. Does it multiply your time? Yes. Yes. Ano yung sabihin? Parang ganito, Henry C. Ilan oras ba meron siya? Si Henry C, sabihin natin meron siyang 10,000 na empleyado. Bawat empleyado, average natin 8 hours pagkatrabaho. Sabihin natin, 500 pesos per day. 8 hours, magkano yun? Uy, 500 pesos per day, tapos ilang araw ka? 6 days. 8 hours mong tinrabaho. Tama? Uy. Yes. So magkano kinikita ni Henry C? Naintindihan nyo? So, multiply your time. Si NBC na mumultiply yung time niya through the employees. Ganon sa network marketing. Saan na mumultiply yung time mo? Sa downlines mo, through your group. Okay? Next, flexible. You can do this part-time, you can do this full-time. Sino dito nagpa-part-time? Sino ang full-time? Sino ang full-time? Yan, dalawa yan. Pero may nung nagtubig ang mayaman. Sino full time? Okay. Sino ang full time? Dalawa yan. Full time ka ba talaga o full time? Ang ibig sabihin yan, magkaiba po yan. Ang full-time, halos araw-araw ginagawa ito. Ang full-time, you're just fooling around. Araw-araw ka nga, wala ka namang nire-recruit, wala kang ini-invitan. You're just fooling yourself. So magkaiba po yung full-time sa full-time. Sino yung full-time? Sino yung full-time? Pastilan! No, portable, you can do it anywhere. This is what I like here. Alam bakit? Almost every week, lulan ako ng aeroplano. Alam nyo naman yan, di ba? May schedules. Uy! Yes! Oh, this coming 29, kasi medyo relax ako ngayon, 29 to September 1, no, kasama ko dun sa Hong Kong trip. Wow! Mag-inig nyo, ayaw nyo kasi. Mag-inigoy kami. Makikita ka si Mickey Mouse! Ito kasi si Makandox lang nakikita ko. Saya, di ba? You can do it anywhere. Portable. Papel at ball pen. Nagagawa negosyo. Tama? Yes! Di tulad nito, meron kang tindahan. For example, nakatira ka dito sa Pasig. Tomorrow, may schedule ka sa Cebu. Di na pwede. Itutupi mo lang yung tindahan mo. Dadali mo, ibubulsa mo. Punta ka ng Cebu. Gets nyo? Yes! Like here, ballpen at papel, dala mo lang, kahit saan lupalop ng mundo, dala mo negosyo mo. Eh, ito yung gusto ko bakit sa aeroplano, nagagawa ko always. Diba? Baba ko lang yung mesa sa harap, pag nandun na sa taas yung aeroplano, baba ko yung mesa sa harap, labas ng papel, ballpen. Presentahan ko na yung mga katabi ko. Pag-inig naman yan, hindi naman lalabas yan. Ito mag-sentas, diba? So, it's portable. Minsan, ginagawa ko pa to. Sometimes, even I have my car right now, I still ride taxis, bus,
MRT, I still ride tricycles. Minsan, schedule lang ako sa Las Piñas office natin. So instead of bringing my car, I just ride a taxi. Kung araw taxi from Quezon City to Las Piñas, nag-taxi ako. Sabi ko, since ako lang naman mag-isa pupunta, mabubor lang ako sa sobrang traffic, you know that. Matagal Las Piñas, sobrang traffic papunta ron. So what I did, sumakay ng taxi. So anong ginawa ko? Kinetong yung driver. Eh, yung driver nagkataon, mga 68, 67, if I'm mistaken. 68, 67 years old. Ang ginawa ko, kinentong ko, sir, ilang taon ka na? 68, if I'm not mistaken. Sir, dapat yung edad mo yan, dapat nasa bahay ka na lang. Saan may mga pamilya mo, saan yung anak mo, dapat sila magtatrabaho para sa'yo. Eh, may kanya-kanya ng pamilya. Pero sir, tingnan mo, pupuyat ka, hirap mag-taxi. Pero alam mo ba, sir, ako rin puyat, wala pa akong tulog, namiting kami kagabi. Pero okay lang yun, mas mahirap yung walang gising. Sabi ko sa kanya. Alam mo ba, sir, hindi mo naman makikita sa akin, hindi mo mahalata na walang tulog. Bakit? Ganda yung produkto namin, may produkto kami na bagay sa'yo. Lalo yung kapitan mo, pag hindi na tumatayo yan, nagsisesyon, kasi nanghanap tayo, kasi hindi mo na lang. Ayan, hindi nagsisesyon, gumamit ka nito, yung kapitan mo, tatayo, lagi magsisesyon yan. Kasama yung dalawang kapitano. Alam nyo ba, pagdating namin doon sa Las Piñas, in front of the branch there, pagbaba ko, hindi ko na naiisip yun eh. Bigla lang sabi nyo, sir, ano, bakit? Eh, yung number mo, nakalimutan mo, pwede bang kunin ko? Sabi ko, eh, bakit mo kukunin, sir? Eh, para makontak kita. Hindi mo ko makukontak, kukunin mo number, wala nang number. Hindi ka naman kita ng copy. Ito naman, di ba? Pagdating ko na ng kopya. After 3 days, siyempre, may number din ako sa kanya. Tinawagan ko na lang. Kung nakita kami rito, pinisend ko, sumali. Bakit? Because of product. Hindi ko naman sinabo sa kitaan eh. Ang inano ko yung produkto eh. Hindi naman babalibin mo yung mga matatandang ganon. So, minsan kasi sa inyo, isang tao, lahat na lang ng prospect mo, ganun sasabihin, gusto mo yung mama? Gusto mo yung mama? Nagkataon, mas mayaman sa'yo, pusugin pa mata mo. Ay, lahat kasi ganun sa inyo, hindi sa'yo niya, kilalanin mo muna yung kausap mo. Gets nyo? So yun, alam ko hindi yun ganun eh. So, kinuha ko muna sa product. Bakit? Pag nagustuhan yung product, susunod na yung kitaan. Iba kasi sa inyo, mukhang pera eh. Freedom. Time freedom and financial freedom. This is what I like here. Minsan, na-schedule ako sa Cebu office natin. Ay, Cebu. Sa General Santos office natin. Alas 7 lagi doon ang seminar. Just like here. Umaga pa lang, nandun na ako. Wala akong magawa. Anong ginawa ko? Pumunta ako ng SM City, General Santos. Walang magawa sa hotel. Pumunta ako doon. May nagustuhan. Bili. Alam ko kailan, may pera ako. Iba nga. Kinabukasan, schedule ako, Davao office, alas 7 seminar. Umaga pala, nandun ako. Walang magawa, punta ako, SM Lanang. Abang may ikot, may nagustuhan, bumili. Financial freedom. Anytime, anywhere, basta may pera ka, kaya mong bumili. Yes. Iba. Actually, lagi ba natatrabaho ako? As a janitor sa Nestle Philippines, janitor lang ako, Brad. Gusto mong patunay, kung ang walis, gawa yung sa'yo. Alam niyo ba, natrabaho ko, dalawang pirasong drink lang meron ako. Oo, totoo yan. Nagtataka ka ng laman. Baya, ikaw, Brad, ilang drink mo. Hindi ka yan. Sampo. Anong gusto yung point out? Sa estado mong yan, nag-umpisa ka pa lang sa network marketing, may 10 ka. Ako, nag-start ako sa network marketing, dalawa lang. Kasi nagkatrabaho pa ako 6 days a week. O, isipin mo, paano gagawin solusyon doon? Dalawang piraso, 6 na araw magkatrabaho. Well. Ayun, bakit? September, October, November, December, yan yung peak season ng Nestle. Kung minsan ang duty ko 24 hours, kung hindi 24, 48 hours. Anong time ko maglaba? Kaya naka-schedule yun. Yung isa, MWF, yung isa, TTHS. Sa linggo, they work pareho. Sa linggo, they work pareho. Wala akong print. Kaya pag linggo, hindi ako nag-print. Ang gusto yung point out. Ngayon, kung tayo sa bahay, minsan nga, si wife ko, bago pinagsasabi, bili ka ng bilin ng bilin. Bili ka ng bilin. Meron pa dun sa cabinet ko, hindi pa nabuksan, naka-plastic. Ito yun, nagagalit pa, bili ka ng bili. Kasi nung mahirap ako, hindi ko mabili.
Eh no ako, nung yumaman na, hindi ako nung pili. Bakit? Siyempre, regaluhan ko rin sarili ko. Wala na nga nagre-regalo, hindi ko pa regaluhan. Kaya kayo, regaluhan nyo rin sarili nyo. Kaya nyo rin yan pag kayo yumaman. Diba? Bilhan mo rin yung sarili mo. It's okay sa trabaho mo, dahil pinaghirapan mo. Oh, what, ano ba? Leverage, residual income. Parang ganito. Meron ako isang kaklase, manager ng bangko actually. Alam mo sabi niya sa akin, ayaw mo hinto yung ano mo, yung global mo. Parang kang tanga. Sabi niya sa akin, ito yan. Parang kang tanga. Alam mo ba sabi ko, leverage ako dito? Sabi, hindi, mas maganda ito, manager ng bangko. Sabi ko, tanda mo ito kapatid. Kaibigan, yun yung kaklase ko. Anytime magkasakit ka, hindi ka bayan. Yun, masabi mo sa akin, leverage? Hindi. Ito, magkasakit ako kahit isang buwan, nasa bahay lang ako, hindi yung pinigilan yung kinikita ko. Sino ngayon ang leverage sa akin? Sino ngayon yung tama? O, attitude. Ano may attitude? Kapatid yan ni Kuya Jun. Kapatid yan. Good learning and listening attitude. Get rid of your pride. Ano mga kapatid? Maraming ganyang tao eh. Pag may tinapos siya, pag nakapagtapos ng medyo magandang kurso, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ako, aminin ko, high school graduate lang ako, dating janitor. Pero hindi ako namamalaki. Pero hindi ko kinakayapin ang galingan ko. Marami kasi pag nakapagtapos na, lalo pag networker ka, ang lit ng tingin sa'yo. Totoo yan. Mga kapatid, tanda nyo to. Don't small me. Huwag mo malitin, not small. Marami kasi ganyan, lalo pag hindi ka nakapag-college, ang liit ng tingin sa'yo. Kaya kayo dito, yung mga hindi nakapag-college, tignan nyo na lang ako. Iniisip nyo kasi sarili nyo, wala kayong pag-asa. Tumingin na lang kayo sa akin. Hindi ako nakapag-college. Kaya kayo, pag minalit kayo ng mga kaibigan nyo, sumbong nyo sa akin. I will giant you. Maghihiganti. Higante, di ba giant? Kasi ganyan. Marami akong kilalang ganyan. Meron pa nga akong downline. Hindi nakikinig sa akin. Hindi sa training, hindi umaatin. Ano niya, sinasabi niya sa akin, dahilan niya. Sabi niya, apply. 15 years akong government employee. Taon-taon, may training kami, halos buwan-buwan. Ba't ako atin doon? Sabi ko, Brad, magkaiba ang network marketing sa government. Wala akong pakialam sa training mo doon. Iba yung training dito. Alit ng tingin sa akin. Ay, tingnan niya, nawala. Ngayon, sa sakya niya, nahila, nahatak ng bama. Ngayon, nag-open niya. Nag-uoy niya. Nakawa ko sa kanya. Hindi ako nanay. Naaawa ko sa kanya. Bakit? Yung yabang niya, wala eh. Hindi niya namamalayan. Pamilya niya, butong eh. Hindi niyo papansin ko minsan sa yabang mo, pati pamilya mo nadadamay sa kagutuman niya. O sa kagutuman. Bakit? Siya nung pastingin sarili eh. Siguro, kung minsan, mga kapatid, ganito, sa educational attainment, mas mataas ka sa akin. Pero sa ibang aspeto ng buhay natin, mas mataas ako sa iyo. Tanda niyo yan, ang Diyos pantay-pantay ang tingin. Ginawa tayo pantay-pantay, walang lamangan to. Walang perfecto. Siyasay lang. Siyasay, di ba? Diba kasi sobrang taas ng tingin sa sarili. Oh, may ganyan, di ba? O 11 lang naman ang high. Pero taas tingin sa sarili. Nakala nga, tatapatin mo kayo, nag-graduate ako ng high school, ito lang average grade ko. Ito, di ba may kinakaya yan? Kung sino sa inyo ang 90 grade, tayo. Ano ba ang pagkakaiba natin? Para wala naman tayo pumasa. Anong gagawin ko si Sobra? Pag 90 ba grade mo, ibig sabihin ba malaki na bahay mo? Pag 90 ba grade mo, ibig sabihin ba marami ka ng sasakyan? Pag 90 ba grade mo, ibig sabihin ba marami kang pera sa bangko? Pag 90 ba grade mo, ibig sabihin ba maganda buhay mo? Marami ganyan. Diyan sa labas, 90 ang grade. Nag-iikaus naman sa buhay.
Marami dyan, mataas ang pinag-aralan, masama naman ugali. Yes. High school graduate lang, mabait naman. Yes. Oh, hi. Sino sa mga 9th young grade? Tanda nyo to, pag namatay kayo sa lapida nyo, nakasulat pangalan mo, kailan ka pinanganak, kailan ka namatay. Hindi naman nakasulat grade mo dyan. Nag-graduate ka, grade mo, useless na yan. Graduate ka sa probinsya nyo, kung laude ka, apply ka dito sa Manila, nakasabayan mo, mas mababa grade case sa'yo. Graduate na sa Latineo, UB, talo ka. Hindi naman basihan yan. Babago naman. Ay, gusto namin ni Duterte, pagbabago lang sabi ko. Alam niyo ba na nag-aaral ako? Sa totoo lang, nag-aaral ako. Pagsak ako sa mat. May teacher ba dito? May teacher. Kasi may galit ako sa teacher ko eh. Ano bakit ate? Eh yung bata pa lang ako, late-late ko malituro. Mr. Aspirin, go to the blackboard, kulay green. Pagsak ko ako sa mat. Try ko yung algebra na pagsak ko po yan. Pumasa lang ako, binayaran ko teacher ko. Pabilis lang ako sa mat pag may ganitong sign. At pagunahan tayo. Mahina ako sa mat pero milyon-milyon binibilang kung ganyan. Magaling ka sa mat, wala ka naman mabilang na milyon na ganyan. Sa mat, di ko kaya lalabanan. Pero sa Inglisan, di ko kaya atrasan. I want reverse. Di ko alam na wala kang sasakyan. Sasakyan ang atras, reverse, tama? Inglisan lang, oh, come on. Over my dead body. Marami kasi ganyan eh. Pag marunong mag-Ingles, yapa. Sabi mo, call center? Hindi lahat ha. Lahat ang Ingles, ang Ingles. Kapag Ingles, parang buro Amerikano. Tabay, tabay, tabay. Well, well, well. Balon, matabay. So, na, nakatayo ako dyan. Dito sa may kanto, dito, dito sa Garnet IDV. Minsan nakatayo ako dyan. Biglang meron kang iingay. Siguro malayo pa lang. Iingay, English na English. Siguro mga call center agent, kalalabas ng trabaho. English na English, English. Pagigaw pa naman ito, kailangan ng trabaho ko. Sa labas ng trabaho, English pa rin ng English. Dinaanan pa akong ganyan, no? Biglang umulan. Sabi na, training, aren't they? Kala nila, hindi ako marunong mag-English. Sagot naman, yes, they are. Tinanong ko sila, hindi naman ako masagot. Sabi ko, where do you house? Tawa na ito! Your age. Tawa na tawa. Pero hey guys, be careful in crossing the street. The dog track my monkey. Tawa sila. Sabi ko, sir, don't call that. That's not wrong grammar. That's not dog track. Sabi nila sa ako, what do you call that? That's 10 meter. Okay. Attitude of gratitude. Yan, marunong magpasalamat. Sa mga iba rito na nagko-complain, wala silang upline. Yung upline nila, hindi tumutulong sa kanila. The mere fact na may upline ka, kahit wala siya dyan, magpasalamat ka. Yes! Marami kasi ganyan eh. Pag wala yung upline dito, may nakausap dito, wala yung upline ko, pwede ba akong tulungan? Ay, sige, ganito na lang. Pwede ba maglagay ka ng account sa akin para matutulungan kita? Tapos yung okay, umata mo, huwag gagawin yan. Hindi tulong tawag doon. Kasakaman yun. Ang tulong, tutulungan mo, hindi mo palilipatin. Eh, yung iba kasi ganyan eh. Attitude of gratitude, magpasalamat ka. Kung wala kang apply, magpasalamat ka. That's why we have here, marketing team, vice president. Yan po yung ano namin eh. Wala kang apply, lapit ka sa amin, tutulungan ka namin. Uy! Yes! Hindi yung... Hindi ka marunong magpasalamat. Lipat na nga lang ako. Pwede ba dyan na lang ako? Wala mong upline? Magpasalamat ka. Bakit? Pagbukas pa namatay upline mo, hindi ka nangyayaman? Make sense? Yes. Ibig sabihin, ang success mo,
hindi naka-base sa apply mo, naka-base pa rin sa'yo. Kasi kahit gaano kagaling ng apply mo, kung ikaw naman hindi mo ginagawa yung part mo, useless yan. So ikaw pa rin ang gagawa. Maliwanag? Yes! Be positive. The quality of your thoughts determines the quality of your mind. Whatever your mind can conceive, your body can achieve. Parmaton! Kung anong lagi mong iniisip, sinusunod lang ng katawan mo yan. Always think positive. Huwag kang aayaw. Ready, comforted. Dapat laging positibo. Kung nahirapan ka, isipin mo positibo. Okay lang to. Bakit? Merong magandang mangyayari. Positive tayo. Yes! Nahirapan na, magkwikwit na, lilipat na. That's not a solution. Lala mong inaggravate. Aggravate tuloy. Tama ba? Hindi na lang. Lalo mong don't problem the problem. It's really hard to face the problem if the problem is your face. Bakit? Yung iba dito, hindi makangiti. Yung tulad ni ate, tawa ng tawa. Meron ako nakikita dito, makangiti, hindi magawa. Bakit na nga? Attitude din kasi yan eh. Hindi nyo ba alam attitude din yan, the way you smile? Yes! And hindi ka mumingiti, that's a bad attitude. Don't expect makarecruit ka ng marami kung hindi ka palangiti. Totoo yan, dati pa, paano rin ako, hindi rin ako palangiti, suplado ako. Until such time, sabi nung applying ko, gusto mo ba talagang yumabag mo? Oo naman apply, dapat marunong ka mumiti. Why? Because you're dealing with a lot of people. Gusto mong ma-won ang mga, ma-win ang mga people. If you want to win them, you should know how to smile. Right, brother? Yes! You should know how to smile. Kahit may problema ka, just smile. Yes! Bakit? Smiling is positive. Yes! Bakit, lahat naman tayo dito may problema. Yun nga lang kapatid, huwag mo kaming idadamay sa problema mo. Minsan kasi ganito, problema mo sa bahay, dinadala mo rito, naaapektuhan yung mga nakakasalamuha mo. You know why? It reflects sa itsura mo. Yes! Make sense? Yes! Ako may problema. Hindi porkit may pera, walang problema. Pero I chose to be positive. Ang sinasabi ko, pinapakita ko positibo. Bakit? Kahit naman ipakita ko problema ko, hindi yun naman masusolusyonan eh. Problema ko yun eh. So instead of showing negative, I'll just show positive. Nakakatulong pa ako sa'yo. Yes. Yung iba dito, hindi makangiti. Kahit si Pero, hindi magagawa ng paraan yan. Don't you know that smiling, alam niyo may dynamics, this is a science. It only takes 10% of your muscles just to smile. Muscles! Kung tricycle, muscle. Kung muscles, tricycle. Your muscle just to smile. Ibig sabihin pala, ganito kapatid, pag ngumiti ka, 10% lang ng muscles mo ang ginagamit mo. Pag ikaw pala sumimangot, 90% ang nagagamit mo. So may effort ka pa pala dyan sa pagsimangot mo. Oh, totoo yan, that's science. Eh, tingnan nyo to. Pag pumupunta kayo, tingnan mo to, Brad, ate, kunwari ikaw, bibili ka sa restaurant. Ako yung waiter. Hindi, ako palang hindi. Ano order mo? Hindi. Kahit naman kayo eh. Kahit sales lady, kahit mga service crew ng mga fast food chain, they were trained to smile. Pag-pass mo lang palang, Jollibee, McDo, good morning sir, good morning ma. Paglabas mo, thank you sir, thank you ma. Hindi ka naman bumili, umihi ka lang. Diba nararasan nyo yan? Malaki ba ako sa inyo ganyan? Yabang-yabang pa pumasok sa makto, ihihi lang naman pala. Kasi they smile, hindi kahit hindi ka bumili, diba? Hmm, believe it.
the company. Malapit na ako. Yan, kita nyo yan? Nakita natin? Asaan ba ang company ngayon? Tingnan nyo nga, marami dyan nagsasabi, hindi maganda yung global. Meron na ba silang sariling building? Meron ba silang sariling manufacturing plant? Sa pagandahan lang ng company, ilan na ba ang ganto nyo? Ha? Kayo na nanonood, ha? Ilan? Ang person nanonood din yung mga yan. Sabihin lang hindi magandang A-Global? Naintindihan nyo, ma'am? Naintindihan mo? Alam mo, parang ganito yan. Ang isang lugar, hindi yan na, ano bang tamang term? Hindi yan dudumugin ng langgam kung walang matamis. Tingnan nyo nga yung paligid nyo. Tingnan nyo yung paligid nyo. Bakit maraming tao? Kasi may matamis dito. Yes! Brother! Brother! There is sweetness here. That's why there's a lot of people. Right? Gets nyo? Pagtahin nyo nga yung kumpanya nila. Nilalangaw nga eh. Pag nilalangaw, tae ang nanggawa. I-compare mo na ba nyo? Kapatid, yung dami nang uma-attend dito, NDO pa lang? Yes. Samantalang sa kanila, ilan lang uma-attend? Nasabihin mo maganda company? Oh my God, napapainis ako, ma'am, alam mo ba yun? Oh, products, ang gaganda naman ng doktor natin. Isipin mo, ito ba ikukumpara mo sa siomay? Kapatid, ano ka ba? May high blood ka na siomay pa rin. Ito ba, tingnan mo, pakainin nyo ng siomay ang mga Muslim na yan. Patay sila! Hindi naman kumakain ng siomay ang mga Muslim eh. Ibig sabihin, wala problema pumunta ka doon. Yun nga lang yung market mo, pinaliitan mo. Bakit? Nawalan ka na ng market na Muslim. Hindi kumakain ng siomay yan. Oh my God, ayan pa si ate, Muslim. Muslim mo, ma'am? Sinisigurado ko lang, Muslim din, ma'am. Minsan kasi may nakaupo dito, sabi ko, may nakaganyan, Muslim ba? Hindi. Giniginaw siya, nakatapat siya. Kaya may balot na ganyan, nakatapat Muslim. Dito ka na produkto natin. Meron pa nga, sabi nila, alam nyo ba ngayon, ha? Nagkaroon kami ng marapit na matapos, ha? Bigyan nyo na ako ilang minuto. Family reunion, January 9 of last year. Okay? Last year to. January 6, while I was staying sa bahay, sabi ko, dapat meron akong gawin pag uwi ko doon. Anong ginawa ko? Hinanap ko lahat ng kaklase ko ng 4th year. Thank God for Facebook, bilip sa mahanap, di ba? Friend, research, friend. So, nahanap ko na lahat. So, pag nahanap ko lahat, gumawa ko ng trend. Alam mo ba yung trend? Sinulit. Yung mga ng trend sa Facebook. So nakagawa ko ng threads, chinat ko sila lahat ngayon. Sabi ko, hey guys, do you still remember that this is our 25th year of our high school graduation? English yun. Oh, habang sinusulat ko, may ginabasa ako. Nakasulat na yun. Sabi ko, guys, we will be having our family reunion on January 9. I'll be coming home, back home on January 8. Let us meet instead on January 11. This is our my batchmate, sir. Okay. So, nilutugo na ako. So, cut the story short, ganito yan. January 11, yung date na yun, cut the story short. Alas 3 ko sinet, pero alas 3 nandun pa ako sa bahay ng mami ko, doon sa Dagupan. Siya ang center ng Dagupan, ay busy ako. Habang nakaupo ako sa rocking chair. Tumatama, rocking chair. Yeah, rocking chair, papel niya. Tumang ganun. Mamang po, tinitingnan ko. Mamaya, ayun na, quarter to four pumunta ako. So, I rode my car.
ang second car. Chevrolet Trailblazer. 1.8 million cash. So kaya ko ngayon, habang binabaybay yung kalsada, papunta doon sa restaurant, sa service restaurant, hindi ka layo, nakita ko na, ayun, patay, sabi ko, punong-puno sa sakyan, walang parking. Pero thinking positive, dumiretso lang ako. Hindi ko alam kung coincidence o God's will. Pagtapat na pagtapat ko sa restaurant, may bakanting isa. So, umikot ako, pinark ko agad. Pakulangan mo ako. Kaya pinark ko lang. Pag-park ko, inambiyad ako, park! Tapos, handbrake. Ganun talaga, tunong nun, hindi nga lang yun. Walang sakit. Tapos, pinaba ko muna sa damin sa harap. Siyempre, ayos mo na ng bukaw, marap sa kanila. Kayo nga mga babae, mas maarte kayo eh. Di ba rin kapatid kong babae, nanay ko pa, anim na babae sa pamilya? Pag aalis kami ng bahay, kami nila set yan, ligo, bihis, alis. Kayo mga babae, nakaligo na ako bihis, na ang tagal pa sa harap ng sarmen. Kanya-kanya hawak ng eskonga, pag nila sa plato. Alam mo, galit na galit sa mga binubra. Pagkatapos mukha naman bakay. Pati kilay ahahitin. Kaya sa ahitin ko na ito na napis bubay kayo. Ang kanyan. Pagkita niyo ba mga lalaki? Ay, ay, ang bigote tapos bubay kayo. Parang ganun, best! Pagkita best, tinatawanan mo ako, best! At ay mga babae din, pag-iin, ang dadamay. Ikaw lang naiihip! Di ba kayo mga babae, nagdadamay kayo, pero ihip tayo? Ikaw lang naiihip! Pagdating naman sa sayo, ikaw lang nakaupo! Nakita naman kaming mga kalalaki ang nagkaya at umihip? Wala kayo naman! Wala kayo naman! Pag may ganyan, bayot yun! Bayot ko lang ang konti. Tapat ng restaurant, binuksan ang pintuan. Hinarap ko sila. Hindi ko makita. Madiling, naka-sets. Nakalayan. Nakalayan ko yung sets. Nakita ko sila sa dulo. Lumapit ako, hindi pa nakalapit. Sabi, nagulat sila. Nagulat din ako. Sabi ko, ikaw ba yan? Sabi ko, kayo ba yan? Lapit ko sa dulo, parang hindi ka tumatanda. You look like 25. Honestly speaking, I just turned 44 last June 15. Wow. Wow. Tingin niyo sa akin? 44. Dix. Bepura, 44. Alam sa sagot ko? I am a product of my own product. Yeah. And ito, tatlong si 24, dalawang Restore Life, dalawang Colidus, dalawang Vitamax, pagkagising na pagkagising. Hindi naman kasi pwede, tulog ka, uminom ka. 30 minutes to 1 hour before meals, before meals. Sa tanghali, depende kung ano ulam. Halimbawa, bulalo, makolesterol, inom ulit ako ng dalawang Colidus, dalawang C24. Pag mga gulay-gulay, isang Colidus, isang C24. Sa gabi, bago matulog, dalawang C24, dalawang Restore Life, dalawang Colidus, dalawang Vitamax. Dami? May pera? Ang mahirap kasi sa inyo, di ba lagi namang sinasabi, prevention is better than cure. Ang hirap sa inyo kung kailan may nararamdaman doon iinom. Hindi ko sinabing ganun din ang inumin nyo. Alamin nyo kung ano yung karapat dapat sa katawan nyo. Pero yung iba sa inyo, hindi umiinom. Toothpaste nyo nga, close gate. Ano yun yan? Meron dito minsan, nag-endio ako. Bilig ba kayo sa product? Yes! Minum ka magtay, yes! Pagbaba ko 7-11, 3-in-1. Ano ko yun? Sabi mo sir, huwag kang maingay, ha? Ano yan? Sa gabi, minum din ako. This is a maximum po twice a week lang kung perfect white. Perfect white, twice a week lang. Hindi ko minamaximize yan kasi hindi ko naman masyado ano yun. White light, medyo hinintuan ko dati every oras, spray, eh,
Hindi ko naman malayin, kaka-spray ko, bygone na pala. Live and saka may choco, ang pag-inom ko po rito, live and may choco, chill, may yellow. Usually talaga yan. Most of the time, may yellow. Bakit? Acidic kasi ako. Pag acidic ka, huwag kang inom ng mainit na kape because the heat will just trigger the acid. So pag acidic, malamig dapat. Pero mas masarap pag samahin nyo yan. E nagsasama ko mas masarap. Kalahating sachet ng may choco, kalahating sachet. Sachet. Para ka lang kumain sa buffet. Ang ulam mo, fish fillet. So, paano babasahin to? Buffet. 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 Buffet ka. O, ito. Bullet. O, kung bullet yan, buffet yun. Kung buffet yan, bullet din yan. See, itong kini 24-7, instead of chewing yung mga candies outside, ganun na yung mga balls. Mayroon kasi magsabi na ano, naka-live tayo, di ba? O, yun mga yun kasi may lead. That's chemicals. And it's very harmful to our body. Okay, ito na lang. Bakit? May health benefits. Okay? So, bida, ito ginagawa ko rin. Alam nyo, dumating ako sa point, di ko lang nakakilala sa akin dito. Dumating ako sa point in time na ang waistline ko 35 na to 36. 3 weeks by drinking bida. 3 weeks, diretso araw-araw, halos tubig ko na. After 3 weeks from 36, ganun. Mga ganun, basta between 35 to 36, naging 30. Hanggang umabot pa ako ng 20 na yun. So, masculine wash, feminine wash. Minsan, ang sabon ko is alternate. Ito, tsaka yung white. Kuminsan yun. Ay, ginagamit ko pong body wash. Hindi mo naman bawal. Di ba, malamig, lalo pag summer. Yan ang ginagamit kong body wash para malamig. Powder. Tuto ka pa kayong lobang naman. Okay, and then we have antrosensya. Siyempre kasi, nag-i-edit pa ako kanina, hindi ko nilagay lahat ng products. And even this one, magkakaroon tayo, di ba? Kita nyo yung may energy. Tapos mga products, may bago next year, may bago. Malay nyo, darating na rin, magiging produkto na rin natin ang lupa. Yes. Alam nyo ba, sa Amerika, meron doon networking company, produkto nila lupa? Yes. Realty. Realty, di ba? Realty is money. Sino dito ang mga ahente ng realty? See? That's money. Tama? There's a lot of money sa realty. O imagine this, kung ako apply nyo, bawat isa kayo sa inyo, ahente ng lupa. Bawat isa sa inyo may benta, isang milyon. Magkano kayong stairs of unit level ko? Wow. Malay nyo, makabili tayo ng isang lupang malaki sa Malitino. Pasig. Gawin natin AIM Global Memorial Park. Pasig. Ang sementeryo, negosyo. Wala namang magpapagawa yung sementeryo na hindi negosyo yan. Tama. Kasi syempre kayo, pag mamamatay kayo, gusto nyo doon. Hindi bibili kayo ng lupa ngayon. Pero dapat, pag bibili doon, naka-seven heads ka. Tapos loyal ka sa Global. Oh, kasi pag ikaw, Global, ate, Global ka, tapos yung asawa mo, lumipat doon sa kabila, sa siomay. Eh, kahin ka namin, lumipat ka namin. Ang Global ko na. Isipin mo yung ano mo, yung lapida mo, di ba? Nakikita nyo kung ano yung nakikita nyo sa DTC nyo, yun nila sa lapida mo. May ribbon dyan, GA Max, GE, ano mo? RIP, GA Max. Pag namatay yung apply mo, sabi mo, pag namatay ako, dapat katabilin ako ni apply. Nabinig mo yung cross-line, ako rin, dapat katabilin. Ako rin katabilin. Diba, tatlo na kayo. Ang sabihin nyo, isundan natin yung genealogy.
Makita ka yung sementeryo, piramid. Pag may namatay na sampo, hindi pwedeng ilibing sabay-sabay, walo lang, ako plus one. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba alam nung iniimbento ang eroplano, tinatawanan yung si Wright Brothers, si Orville tsaka si Wilbur Wright, yung nag-invento ng eroplano? Sabi na, imposible ang baka lilipad. Kung hindi niya pinagpatuloy yun, wala tayong eroplano, wala kayong sinasakyan. Ngayon, tinatawanan nyo to. Nung umpisa nga, tinatawanan namin, nung isa-isa nagkakaroon ng nagkakatotoo. Cellphones nyo, dati tinatawanan naman yan. Uy! Yes! Noong unang panahon, RCPI, PTNT. Naalala ko ma'am, lumiligaw pa lang ako. Yung RCPI, PTNT, telegrama, one-liner lang yan. Hindi pwede mahaba. Kung lumiligaw ako, sabi ko doon sa girlfriend ko, pinadala ko ng telegrama, alam mo bang mahal na mahal kita? Pagbasa niya, alam mo bang ma? Hindi pwede mahaba. Alam niyo, PTNT, RCPI, telegrama mo. Ito yan. Oo, katanungin niyo ma'am, may ano dito. Naranasan ko yan. O, tingnan nyo ngayon, di ba? Dati pa, pag magtatawag yung mga kamag-anak nyo sa abroad, nag-aagawan kayo, ako naman. O, ngayon, tingnan mo. Oras, kahit oras, kausap mo yung kamag-anak mo sa abroad. Tama. Diba? Hindi lang yun, kausap mo pa, nakikita mo pa. Ito pa, kapita pa. No, believe in your upline. Yung, pwede, tingnan nyo ang upline nyo rito, tingnan yung upline nyo. Isigawan mo, I love you, upline! Lagi naman yan, mga matatanda na kayo. Believe in your cross line, believe in yourselves. Maniwala kayo sa mga sarili mo. Kasi kung ikaw walang tiwala sa sarili mo, sino pang maniniwala sa iyo? Ikaw nga, wala nang tiwala sa sarili mo. Isa sa pinaka-importante, maniwala ka na kaya mo to. Kaya ako naniniwala din, may lalabas at lalabas dito, sa kwartong to, mas magaling ka pa kaysa sa akin. Yung nga lang, hindi lumalabas kasi hindi nyo nilalabas yung potential nyo. Ilabas mo lang yan, kapatid. Ngayon, hindi ka pa magaling. Pero araw-arawin mo lang to, magugulat ka, mas magaling ka na sa akin. Totoo yan, kapatid, naniniwala ko yan. This is the most important thing. Regardless, we're not speaking of religion here, basta maniwala ka sa Diyos mo. Okay? Ano pa? Commitment. 3 levels of commitment. I'll try, I'll do my best, I'll do it whatever it takes. Saan kayo dyan? Kayo nakakaalam yan. Yung iba, konting ulan lang, ayaw nang maten. Walang pamasahe, ayaw nang maten. Ako nga, nilalakad ko eh. Ako nga, nagwa 1, 2, 3. Di ba ako tapos? Nagliligpit na kayo ng gamit. Saan na yung commitment nyo? Liligpit na yung iba. Lalagay na yung plato, kutsara, sapatos. Discouragement. Do not entertain negative thoughts. Marami kayong ganyan eh. Alam mo lang negatibo, pinipilit mo. Di ba? Alam mo lang negatibo yung kaklase mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, pinipilit mo pa rin. Kung ayaw, lumipat ka na sa iba. Bakit? You're just waiting your time sa isang tao na ayaw naman. Parang dun sa Baraha. Uy, di ba may joker din yan? Baraha, may joker? Yung inimita mo dito, baliw na baliw, ang ganda pala to. Yayaman ako dito. Bukas, brada, i-text mo ako, sasali ako. Kinabukasan, i-text mo. Kumusta na, sasali ka? Anong sagot? Huyo. Joker yon. Joker yon. Do not entertain negative thoughts. Marami akong experience na ganyan. Kaklase ko, Brad, sa kinsena ha, sasali ako. Sige, tawagan kita. Tinext ko muna. Brad, kumusta na? Brad, pasensya na. Tatay ko, tumawag sa probinsya, pinadala ko muna yung pera. Pwede bang sunod na sweldo? Sunod na sweldo, tinext ko. Brad, kumusta na? Brad, pasensya na. Si nanay tumawag, kailangan ng bunso ko, kapatid, pamatrikula. Pwede ba sa sunod na sweldo? Sunod na sweldo, tinext ko. Brad, kumusta na? Brad, pasensya na. Tumawag ulit si nanay, kailangan ng pera sa bahay, pambayad ng bahay. Pwede ba sunod na sweldo? Walang katapusan! Ikaw naman, antay ka ng antay. Huwag mo nang antayin, lumipat ka na. Yeah. Kaya tumatagal yung pagiging successful mo sa isang tao na pinapatagal lang. Joker yun. Hindi yun kasama sa Baraha mo. Alas lang ang hinahanap mo. Mahirap na lang yan hanapin dahil ginto ang alas. Yeah. Sabihin, hukay ka ng hukay, ginto. Minahan nga, may mapa eh.
Hindi basta-basta nag-hukay eh. Ito yung mapa mo, ito. Umaten ka ng trainees. Kasi ito yung mapa mo sa ginto mo. Umaten ka muna bago ka mag-hukay. Yes! Baka mamaya, pag uwi mo sa bahay, hukay ka ng hukay sa likod ng bahay. Sabi mo, ginto. Hindi ginto yung tayo yun. Kasi negro yun. Hukay ginto lang. Entertain negative thoughts. Alam mo nang negatibo eh. Pag negatibo, ituring mong tae. Di ba pag naglalakad ka, may tae, anong gagawin mo? Iwasan mo na lang. Pag negatibo, umiwas ka na. Tae nga yan eh. Kung minsan nakikipagpustahan ka pa, tae yan. Hindi, tae nga, hindi nga. Tae nga, hindi nga. Tae nga, hindi nga. Pustahan tayo ha. Sige. Tae nga. Pinagpag-pag-pag-pag, pumalo sa kanto na may sasabi niya, aray! Buti na lang, hindi ko naapakan, aray! Subo naman. Avoid talking to dream stealers. Kaya kayo, huwag kayong magpapakalbo. Negative yan. Huwag niyong kausapin pag alam mong negatibo na, huhugutin lahat ng positibo sa'yo. Ikaw naman, hindi ka umaten ng training, lahat ng positibo mo, huhugutin lang yan. Lalo na pag ikaw lang nag-iisa sa bahay niyo na nagne-network, pagdating mo sa opisina, power, grabe, power, grabe! Pag-uwi mo, ana! Parang yung downline ko, pinatend ko ng training. Power, grabe, power, grabe! Kinabukasan, nagkita kami dito. Ano nangyari sa'yo? Eh kasi mag-uwi ko, ginagiyan ko. Inasal ko yung magulang ko. Ganun talaga! Umiiyak siya! Ano yan yung magulang ko? Akala ko sila yung susuporta sa akin. Bakit ganun ang sakit ang na pag-uwi ko magbukas na yung tayo ng pintuan na may... Ito yung anak mong power-power! Ang sakit yun ang lalang kapit! Tapos nang kumain kami, tinanong ko si tatay, tatay, bakit tuyo lang ang ulam? Sinagot mo naman ako. Di ba power anak? Di ba power-power? Sakit tayo ang sakit! Pararanasan nyo yan! Kukutsain kayo! Ang daming sasabihin sa inyo! Those are the dream stealers. Avoid talking to dream stealers. Oh, excitement. Sino bang excited sa atin? Ako, kayo. Umbot. Kasi mga mama, hindi kayo maging excited. Kung tutusin, dapat ako yung pagod. Mas mukha kayong pagod. Ilang oras mo ba nilinisan ang CR nyo? Bakit ganyan kakapagod? Samantalang ako, ilang probinsya ang pinanggalingan ko galing Pangasinan, Baguio, hanggang Santa Cruz, Ilocosur. Babiyahin ko pa hanggang dito, 8 hours, bago ako nakarating na Manila sa sobrang traffic. Nag-complain ba ako? Hindi. Mas excited pa nga ako. Tapos ikaw, gusto mo yung mamang ganyan itsura mo? Mukha kang natatayin. Walang kabuhay-buhay, dapat excited. Tingnan nyo nga si Sir John. Bakit tinawag ng Mr. Excitement? Kahit pagod, excited! Kahit may problema, excited! Kahit gutom, excited! Kayo, tingnan nyo nga! Kung sino mas may karapatang mapagod, magutom, ako yun! Bakit kanina pa kayo nakaupo dyan, ako nakatayo! Pero lumalabas ako pa yung excited! Because that's energy! Because of that energy, positive energy, doon lumalayo ang mga negative. Yes. May tura nyo kasi, ganyan. Uy, ka. Ang kagaling ba't ka ginami? Doon sa power mo. Walang kabuhay-buhay. Dapat buhay na buhay kayo. Power! Pawis na ako, pero power na power pa rin. Yan? Yes! Kita nyo nung first time yung dito umaten. Di ba lahat nagtatawa na, nagpapalakpakan?
Yes. Ikaw kahit kano kang asosyal, pag malapak lahat, bakit nakakahiya ikaw lang nakaganon? Pag ganun, bakit ano sila? Basta, kasi nga nakakahawa. Kung malapak may, wak-wak-wak. Sinabi ko, wak-wak, munto. Aswang. Pag pumalapak, dapat nakaganyan. Yan, anga, para buhay na buhay. Ganyan. Para yung negatibo sa katabi mo si Pagbo. O, lang tayo gagawa, ha? Ang susunod dito, hindi yayaman. O, dapat ganito, ha? Nagdagdag yung kaalaman ko. Yes! Always take down notes. At nakikita ko, I commend yung mga tao dito, nagtitake down notes. Hindi man sumusulat, nagre-record, okay yan. Ano yan, Brad? Basta na pautang. Okay, okay, take down notes. Bakit? Gaya ng sabi ko, hindi lahat ng sasabihin ko dito, matatandaan nyo. Take down notes. Nung nag-aaral ka nga eh, lahat ng sulat ng teacher mo, kukopyahin mo eh. Pag-graduate mo, hindi ka naman mayaman, ba't mo kinopya? Tapos dito, ikakayaman mo, hindi mo kukopyahin ang kopyahin. Kopyahin mo lang. Uy! Yes! Kahit yung ginagawa ko, facial expression, tinan ang daming facial expression, kopyahin mo. Kasi yung iba dati, ginagaya ko rin. Iba, hindi ko lang magaya, pangi! Oh, don't leave anytime. Hindi pa tapos yung seminar, umaalis ka na. Tapos bigla may te-text yung ano mo. Apply mo anong sinabi, Sir Gong. Tanga, hindi mo tinapos. Parang nanood ng sila, hindi mo naman tinapos. Umattend ka na rin lang, tapusin mo na. Tama. Yes. Naamulan ka na rin lang, magpaulan ka na. Yes! Ito, hinagabi na. Oh, master the OPP. Tandaan nyo rin yan, pati yung mga terminologies nyo. Don't ever use OPP sa prospect nyo. Instead of using OPP, use business presentation. Anong alam niya? Prospect pa lang. Ano pag Bisaya ka? May OPP kami.
sa Antipolo. Minsan nandun ako, yung leader kausap ko, may nakita, Mari, makilala ka ng kapatid ng may-ari, may kopepek mamaya. Minsan nandun ako sa Vizio ng Cagayan de Oro. May, nag-usap kami ng may-ari, biglang may dumating, bibili. Pabili ng Twilight. Okay na kami. Sabi na, bebe, ano yung Twilight yun, yung spray? Tama, yung Twilight yun, ano yun? Perfect light. Tama rin. Sino ba nagsabi sa'yo niyan? Sina Kutos? Yung upload ko. Taka! Last but least, gawa kayong prospect. Alam niyo ba lahat kayo? You have two kinds of book na hindi kayo maubusan ng prospect. Dalawang libro lang meron kayo. That's phone book and Facebook. Phone book mo lahat ba? Naimbitahan mo na dyan. Facebook. There are billions of users on Facebook. Ang daming prospect. Ako nga, kausap ko ngayon, Indian. Umunong Nigerian. Gawin sila, Papua New Guinea, iba. Ako, Indian. Sanay na ako dyan. Dito pa lang, na-Indian na ako eh. India has billions of population right now. O ngayon, isa-isa na manarecruit, Indian. Ako, sanay na ako dyan. Sanay yung sarili niyo. Na-Indian na ako eh. Kahit ngayon. May-ari nga, na-Indian, ikaw pa. Kasi so, huwag kang bumigay, may-ari na Indian, may-ari na re-reject. Yes. How much more ikaw? Yes. Ako, may minibitahan ka, hindi pumunta. Okay lang yun. Diba naman na ako siya? Siya? Oh, invite, keep it simple and short. Second opinion, keep it simple and short. Ibig sabihin, huwag mahabaan. Minibitahan mo pa lang, ini-explain mo na. Mare, gusto mong umaman? Meron kang 690, sa sarawa, sa sakana, 1,000 yun, yaman ka! Excuse me po! Keep it simple and short. Kung may kausap, meron ka bang oras ngayon? Alam, punta ka dito, magkita tayo sa ano, Robinson's Gallery, alas 3. Ano naman yung scam? Pag-inan na ako, chapi ka na, basta magkita tayo, alas 3 ha? Robinson's Gallery, scam yan, ang scam ha? Chapi ka talaga, hindi kita malinig, ganun lang! Oo, kasi pag in-entertain nyo, hindi magtatapos yun, hindi mo maimbitahan. Ano kasimple? Huwag nyo explain sa telepono, dalhin mo rito. I-reject ka man, at least nakita niya. Ang mahirap, i-reject ka yan, hindi mo pa na-explain. Mas maganda, dinala mo rito. Okay lang yun, at least nakita niya. Hindi siya sumali, tama siya. Eh nakita niya na nga, ayaw niya pa. Hindi mas lalo yung hindi niya pa nakita. Kasalanan mo yun, hindi mo dinadala dito. Bakit? In-explain mo na eh. Meron ka 6980. Eh tao, pag sinabi mo 6980, grabe nang laki tingin. Mata ng cellphone niya, magkano, 40 mil. Sarap iba ko sa kanya. Totoo. Ano pa, Apple? Yabang-yabang. iPhone? O yung may pera ko, yung bibila iPhone, may kagat. Matching. Sayang pa kayo. Matching. Oo, oh, ay matching. May katabi nyo, yan na yun. Matching. Matching. ABC rule. Di ba may ABC rule tayo? Matching. Ibig sabihin ganito. Pag meron kayong prospect, imamatch nyo sa ipapakausap nyo. Pag professional siya, hanap ka dito ng dating professional na nagne-network. Hindi yung nurse siya, kukuha ka rito dating na tricycle driver, kahit kumikita yan, kung ako professional, hindi ako makikinig sa kanya. Why? May pride kasi ako, professional ako. Eh yun nga yung tinatanggal natin. Kaya imamatch mo. Match ka level. Parang ganito, meron isang pamilya pumunta sa zoo. Okay? May dala silang tinapay. O, oh, inagisan yung unggoy. Ay, sorry, sa'yo ng kapat. Ikaw, nakapatok sa'yo. Inagisan nila. Iiwas ka lang. Hindi nga, ikaw, matapat na. O, inagisan yung unggoy. Sinanong ng unggoy, bago yung subo nilagay sa puwet. Tapos, sinubo niya. Doon lang sabi, bakit ganun? Siguro may palaman. Inagisan ulit. Sinalo ulit ng unggoy, bago yung subo nilagay ulit sa puwet. Tapos, sinubo na. Curious sila, sabi yan, manong-manong, joking pa nila, manong-manong, bakit yung unggoy nyo, yung naka-green, naka-stripes, bakit gano'n yung nag-isa na nang unggoy? Bakit na yung unggoy? Unggoy! Nag-isa na yung, alam, beses kang tinapay. Okay, pagsano niya ba?
bago yung suko nilagay sa puwet. Sabi nung zookeeper, eh kasi nung nakaraang buwan kasi may pumunta rin dito sa pamilya. Okay, ang dala bangkong santor, malaki yung bangkong santor, malaki yung buto. Inagisan yung unggoy. Pagsalun ng unggoy, kinain niya pati balat, pati buto. Bakit? Member daw siya ng Englobal kasi alam niya, 90% ng nutrients sa balat kasi ito. Ito ngayon, isang linggong hindi nakatay yung unggoy. Kaya ngayon, pag may sinasalo, bago isubo, sinusukat muna kung kasya. Kasya ka kung may susubo. Dinamatch muna, match! Our terminology, nung ako'y nagda-direct selling, dati kasi galing ako sa direct selling, rehash, benta, benta, ang ganda ng produkto, hindi ka magbenta. Ang ganda ng kape, hindi mo naman magamit. Pupunta ka pa sa lamay para makapagkape. O baliw, naging baliw, hindi yan literal na baliw yung terminology. Ako, tawagin yung baliw, okay lang, kaysa naman maging tanga. Kailang di ba babaliw, kikita ka kuha ng tamil isang araw? Di ba kakabaliw yun? Yes. Ay, baliw! First time kong kumita ng 40,000 isang araw, baliw na baliw ako pag inkas kong ganyan. Ay, ang ilinipis! Yung tao sa loob ng bangko, pinapalitan ko, tigisang tan, dumami! Baliw ako! Pagdating ko sa bahay, bilhin ako 100, 200, 300, 400, 500, 300, 400. Yun talaga yun, kasi hindi na madulay. Wala akong tinawag, bang! Oh, may bisita ka sa kita! May bilhin ako ako dito, tapusin mo na! Again, 100, 200, 300, 400, 500, mababaliw ka! O, pagkatapos kong pilangin, nilagay ko sa lalim ng unang, bumaba ako, in-entertain ko yung bisita. Entertain, di ba sasayaw ko naman? O, pag-alis niya, pinatid ko sa kalsada, bumalik na ako doon. O, umakyat sa kwarto, kinuha ko yung pera, binilang ko ulit. Bakit? Baka kumuha ka, alam ko sa kanila, di ba? Mababaliw ka! Number one na critical niya yung ano niya, yung doktor. Sabi niya, habang buhay ng baliw na yan! Hindi nagagaling yan! Minsan itong doktor naglalakad, nakasuktin yung kamay, naglalakad siyang ganyan. Bigla niyang inugot, sumamay 5,000. Eh, natapad siya sa kanal, grills, takip. Tumabas 5,000, nahulog sa kanal, pinoblema niya. Ano kukunin to? Ano kukunin? Eh, biglang ito na yung baliw, nakapasyente niya. Umumaya ng bubble gum. Biyo. Dok, gusto kukunin yan. Doktor, mas ka nga dyan, baliw ka pala makukuha to. Nagalit yung baliw. Kasi nasaktan yung loob, kumuha na siya ng steak ng banana cube. Kinuha yung bubble gum sa bibig, nilagay doon sa dulo. Pinusok doon sa kanan. Kumapit yung 5,000, dahan-dahan yun nga. Kinuha 5,000, binalik kayo to. Kinuha yung bubble gum, binalik sa bibig. Ayun nga, baliw! Sabi ng doktor, paano mo nangyari, baliw ka? Sabi ng baliw, Dok, baliw ako, pero hindi ako tanga! Okay, 7, SW3 next. Some people will join, some people won't. So what next? Ganun lang, gusto mo, ayaw mo, next. Ikaw, ayaw mo rin, 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 next. Ganun lang. Pero huwag ganito, gusto mo, hindi ka siya, ayaw mo? So what? Next! Huwag naman ganun, sinusubat ko sa mukha. Huwag mo sasubatin sa mukha. Okay, bakit daw yun? Okay, good morning. Ito ba ito tapos na? Did you learn? Yes! Inusap mo na yun, basta ko walang gana ng kausap eh. Parang gusto sabihin, ako naman ito sir po, nauwi na ako, nakal. Hindi ko sinabing ganun lang, uwi na ako kanina pa. Kaya susunod, huwag niya maging speaker, ayaw ko yan. Matagal magsalita, alas tweet na. Nababasa pa yung mga isip mo, kaya ko ba? Ang magkukumplain, tanda niyo ito, hindi ayaman. Yes! Anyway, I always end my training with a story. Okay lang? Yes! Dalawang kwento. Malungkot at masaya. Masaya. Malungkot. Hindi, malungkot muna. Ito yung malungkot. Malungkot nga! Okay. There was this Kenyan athlete. Alam mo yung Kenya?
hindi sa akin, kaya kanya. Yun yun. May Kenyan athlete. Pinadala sa Olympics. Marathon, 60 kilometers run. Okay? Along the race, itong Kenyan athlete na tapilok. Tapilok. So he fell down to his feet. Then the medics was about to get him. They brought the stretcher. Sir, now you understand. Because this is English right now. Okay? So they carried they was about to carry the athlete. They brought the stretcher and bring him to the hospital, but the athlete declined. Okay? The people around the Colosseum is shouting, "Woo! Tama na yan! Why?" Isa-isa nang natatapos yung kalaban niya. Sabi ng mga tao, "Woo! Tama na! That's enough! Bes! May nanalo na, bes! Ginaligan niya, bes! Nanalo na, bes! Tama na yan!" Yan yung mga tao sa paligid niya. Sinisigawin kayo, tama na yan, hinto mo na yung kalukuhan mo yan, hindi ka yayaman dyan, hindi mo kaya yan, pinag-aral kita ng mahabang-mahaba, tapos yung gagawin mo, tanga ka, nababaliw ka na ba, ang dami nyong maririnig. Totoo yan. Okay? Uy. Yes! This Kenyan athlete, persistent, stood up to his feet, pinagpatuloy yung laban. He was dragging his foot. Sir, he was dragging his foot. Napilay nga, ano ba kakala? Napilay nga, napitapito. Habang yung mga tao sa Coliseum sinisigawan, tama na, may nanalo na. He was the only athlete who's running the track. And he continued. Alam niyo yung kalesa? Yes. Di ba may piring? Kabayo na lang, di ba pinipiringan? Yes. Why? Para nakafocus siya. Kahit anong distraction sa paligid, wala siyang pakialam kasi ang gusto niya yung nasa harap niya lang. Kung ano lang yung pinitimon ng kutsero, di ba may tali? Yes. Kung saan lang siya hinatak, doon lang sumusunod. Yes. Dapat ganun din kayo sa mga trainers niyo. Wala kayong pakialam sa mga paligid yung mga sinasabi nila. Kalukuhan yan, hindi tama yan, hindi kayayaman dyan. Sundan niyo lang yung sinasabi namin. Yes. Dahil saan namin kayo dinadala? Doon sa kinaroroonan namin. Yes! Wala siyang pakialam sa mga naririnig niya. Sigaw nang sigaw yung sa Coliseum. Woo-hoo! That's enough! The races are finished! Until he finally reached the finish line. When he reached the finish line, all the people inside the Coliseum shouted and they clapped their hands. "You're so great! Very good." Yan din sa inyo mga kapatid. Pag nakuha niyo yung mga pangarap niyo, lahat ng mga negatibo sa bahay niyo, kaibigan niyo. Pag nakuha niyo first time mo, unang sasakay yung magulang mo. Piling nila silang may hal. Mawalang niya. This is my last story. Ito ako magtatapos. May isang babae, 45 years old na dalaga pa rin. Bakit? May problema. Ngongo siya. Ngongo. Desperado magkaroon ng asawa. Pumunta sa simbahan, nanalangin. Ate, ikaw na lang mag-translate. Hirap na ako, dinudugo ako. Nanalangin sa harap ng simbahan. Ito yung panalangin ng babae, 45 years old. "Lord, what if I may own a Lord? Ano na kalin ako maawalon? Mimiyang ko lang kalinig mo lang, eh, matlang, eh, matlang. Kung wala kalin ako nawa, magmamanay na ako." After 1 month, wala pa rin nasama. Bumalik ulit. Kumapag ulit doon. Nalangin ulit kami, "Lord, may matlang, may matlang. Wala pa rin ako katawan nun. Kung wala nga. Hindi nga alam, sa likod ng rebulto may sakristan. Pag nililinis, narinig na rin. Kawawa na yung babae niyo, sabi niya. Okay, after 1 month, bumalik ulit yung babae, wala pa asawa. "Lord, oh, matangan. Wala pa rin akong katawa, Lord. Maawa ka naman taakin, Lord. Maawa ka, Lord. Eh, nandun ulit yung sakristan sa likod, narinig ulit. Kawawa na siya. Sabi nung sakristan, sa susunod na pagbalik niya, sasagutin ko na siya. After 1 month, wala pa rin asawa. Bumalik ulit yung babae. Nanalangin ulit, sabi niya, "Lord, imat. Imat na lang. Wala pa rin akong katawa, Lord. Mawawa ka naman, Lord. Huwag pa ulit makalihim. Anik na lang, Lord.
Ni. Ilang tunol itong kanya? Ay, kanya na. Yung sakristan. Narinig ulit, awang-awa na siya. Sinagot na niya. Sabi nung sakristan, iha! Wa ka maalala! Ini alang iniha! Momo ni pala! Sabi nung babae, Lord, Momo again! Anong lesson ng story? Minsan, nililimitahan natin sarili natin. Bibigyan ko lang to ng 6 months. Pag 6 months hindi pa ako naging successful, mag-quit na lang ako. Mga kapatid, imbis na ang i-goal nyo, kung kailan kayo magsasucceed, ang ginugol nyo kung kailan kayo mag-quit. Tandaan nyo na mga kapatid, nauna lang kami. Nauna lang. But that doesn't mean hindi nyo mararating ito. Ituloy, ituloy, ituloy nyo lang. Kahit sinahin na kayo. Ito yung pelikula nyo ginagawa. So, umpisa, inaapi kayo, kinakawawa, talunan, binubugbog, sinasampan, sinasabunutan, walang ma-report ni re-reject na wala na ng arawan. Pero kapatid, ang importante at the end of